Wait. Ayan, wait lang po guys. Ay guys, may... Wait lang po. Tayo ay mag... Yan. Sorry po guys ha. Wait lang po. Dahil inaayos ko lang ang ating gagawin. At hindi ko kayo kasi nakikita. Nasaan? Bakit wala akong nakikita? Wait lang po. Wait lang ng sandali. Dahil wala akong nakikita sa aking... Oh my gosh. Malito ang aking... Ano, so dapat dito ko... Dahil need ko ng laptop. Jinlyn, makakyat ka, Lynn? Ito guys, ano lang tayo. Meron lang tayong pakakalmahin. No? Shoutout sa lahat, sabi ni Jinlyn. Kapsa Jinlyn, makakyat ka? Kahit sandali lang abang hinayos ko. Sinong available na pwedeng umakyat? Ayan. Aray po. Sandali lang po ha. Inaayos natin ang kaguluhan dito sa harapan ko. Ito yung mahirap. Yung basta ka nalang agad nag-live. Pero sige lang, kaya natin to guys. Maayos din natin to. Diba? Una sa lahat po pala, no? Una sa lahat, ay binabati ko po ang lahat. Napakagandang successful na celebration sa birthday ni Dodong Ruel. Una sa lahat, happy birthday, Dong. Sa karawan mo na ginanap ay grabe. Lahat, kasayahan, iyak ay nandun. Binabati ka namin ng maligayang kaarawan sa'yo, no? Dito guys, meron lang po tayo. Wala po tayo, ano tayo dito. Good vibes lang po tayo. Kaya ba ang bakit tayo nag-live ngayon ay ang ano lang po natin, no, ay para po na mag-remind sa lahat. Hello po, Truth. Alam, Miguel of shoutout po sa lahat. Salvador Truth. Ano ba 'yan? Hindi ko makita talaga. Magbukas muna ako ng isang link ng isa kong account dito para makita ko kayo. Dahil ito ay kung bakit tayo nag-live. Ito po ay para sa atin lahat, di ba? Dahil meron po tayong isang, naku ati, okay lang Lynn, okay lang. Meron lang po tayo dito, ano, gawing announcement, no, sa atin. Sa araw na ito, dahil katatapos nga lang ng, ano, no, katatapos atin manood sa... premiere ni Dodong Ruel. So, ang ating ay panawagan lamang po, no, sa lahat na nakapanood, sa lahat ng nakasama natin, nanood, alam natin sa 19K, no, na nanood na yun, ay sana po ay maari. Wala po muna, unang-una, hinihingi namin ito ng panawagan para sa mga kapwa naming ano, tawag nito, reactors, no? Wala po munang may mag-live dahil hintayin po muna natin dahil si Langga Richelle ay mag-premiere po bukas. Supposed to be, dapat kanina ay yung premiere ni Langga, pero yun nga dahil nauna si Dodong Ruel nag-schedule, in-stop po, no, ni Richelle ang kanyang premiere. So, tayo po ay makiusap na rin muli, makiusap tayo sa lahat na kung sana wala po munang magbigay ng reaction
sa mga reactors ng Rochelle. Hintay po muna natin na makapag-upload silang Garishel ng kanyang tawag nito, makapag-upload silang ng kanyang premiere. And then, ganun din po sa lahat po ng mga admin. Ayan, makiusap po kami sa inyo lahat ng mga admin na sana po ay wala din po muna kahit na mga pictures. Huwag po muna tayo kukuha ng mga pictures tapos gawin nating mga video para i-upload sa ating mga page. Ate baba mo hagdan. Ate baba hagdan. Wait lang. Ito kasi hindi ko kasi pag yung phone ang ginamit ko ay may hirapan talaga ako. Wait lang po. Hindi ko alam kung saan ko ibaba dito hanggang ngayon. Wait lang. Wait lang talaga, Jen. Dito ko mag-ano sa isa kong sa laptop na ako mag-live. Mag-transfer ko sa laptop para makababa ko ng link. No, kasi naka-ano nga tayo. Para ano, wait lang po, magbigay po ako ng hagdan. Sir. Okay, ayan na po, nandito na tayo sa taas. So, wait lang po, Jinlin, mag-ano ako. Okay. Ayan, sinong gustong umakyat, akyat kayo. Dahil iyon ang ano, natin dito mga guys. Try po natin, ito ay try po natin na manawagan, no? Manawagan tayo dito sa lahat. Dahil yung ano po natin dito ay hindi po tayo biro na nananawagan lamang. Para po ito sa maglangga. Ito pong panawagan namin ay hindi po para sa amin, kundi para po ito sa maglangga na makaroon po muna sila guys na ano, magkaroon sila ng tawag nito, magkaroon sila ng views yung dalawa, no? Kahit po sana, kahit na mga pictures man lamang, ay wag po muna tayong magkuha ng mga pictures para po i-gawin nating pang video. Kahit ng pictures po, kung maaari, ay wag po muna tayong kumuha dahil po, ayan naman, yung lolo niyan, giatay. Ano na naman, sige na, akyat ka na, wag ka na mag-giatay dyan. Para hindi mamalat yung lalamunan ko dito, dyan na yung hagdan. Kaya ano lang po, pakiusap lang po sa lahat, hindi lamang po sa ating mga kapwa reactors, kundi ganun din po sa ating mga kasamahan na reactors ay nag-ano tayo. No? Ganun din po sa lahat ng mga admin, huwag po tayo basta muna kumuha ng mga tawag nito yung pictures para po i-upload po natin sa ating mga page. Dahil unang-una po, kawawa din po ito silang Garishel kung wala, kung hindi po makakuha ng tamang views, di ba? Dahil alam po natin kung may isa po talaga mag-upload, ay tuloy-tuloy po, marami po ang mag-gaya. Mag-gaya po talaga. Gagaya na po talaga sila sa mga nakikita nilang mag-upload. So sana ay mapakiusap lang po sa lahat, ay sana po ay wala po mag-upload muna na mga kahit ano pa mga video ay ikip po muna natin. Ayan na si Lolo. Welcome. Good evening everyone. Rinig. Rinig ba? Oo, dinig. Okay. Good evening everyone. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko nakikita yung mga comment, yung comment section. But okay lang. Magkano pa na lang ng isang mo phone kasi pag para makita mo so,
So, papasalitian po na muna natin guys si Boss RC Supremo bago tayo mag-continue, no? Nahulog na naman siya. Anong klase yan? Na umakyat tapos nahulog. So, balik tayo. Kubalik muna guys habang hinihintay natin ang pag-akyat ulit ni RC, no? Ito po ay seryoso po kaming nananawagan sa lahat. Hindi po ito, hindi po ibig sabihin nananawagan tayo or hindi po ibig sabihin na nagsisita tayo na wag muna kayo mag-upload. Hindi po yun ibig sabihin na ayaw kayo namin pa-uploadin. Kundi ang ano lang po natin dito ay wag po muna natin kunan ng views. Ito si Rochelle Morales Vlog, no? Silangga. Dahil kawawa naman Silangga, hindi pa po Silangga nakapag-upload ng kanyang premiere. Dahil kaninang umaga may premiere niya, sana Silangga in-stop niya dahil nga po doon sa si Dudong Ruel ay hindi pa nakapag-upload. So sana lahat po tayo ay magkaisa po tayo dito na wala po munang mag-upload kahit po mga pictures man lamang na kinukuha natin tapos gawin nating videos ay huwag po ingatan po muna natin na huwag muna tayo maggawa ng gano'n. Dahil para po kay Rochelle Morales Vlog, kung talaga pong mahal niyo si Rochelle, ay gagawin niyo po yun, no? Simpleng pakisuyo lamang po sa inyong lahat. Pakisuyo lamang po sa lahat na huwag po muna. Ako po may nakita na po tayong admin na nag-post, no? Admin po guys na nag-post. Nakisuyo na tayo, nag-comment tayo, pero hindi tayo pinapansin sa comment section. Hindi po tayo, tawag nito, hindi, wala man lang response. Wait lang po. Wala man lamang response doon, no, sa admin. Dahil nakita natin may isang admin na nag-post, pero wala lamang response doon. So sana ay makiisa po tayong lahat. Huwag po yung basta na lang anong gawin natin ay hindi tayo susunod. Diba? Kung talaga pong mahal natin si Rochelle Morales Vlog, Silangga, ang Rochelle, ay sumunod po tayo. Kami po din na mga reactors, yun po ang habilin niya sa atin ng ating, nakiusap din sa atin ng ating presidente, no, na wala muna sa mga reactors mag gawa ng reaction habang hindi si Rochelle nakapag upload ng kanyang premiere. Yun lamang po ang pakiusap ng ating presidente. Welcome, ayan, nandito na si Kabsat Lynn. Ayan, para po ito ay nanawagan po kami. Sige, Lynn, magsalita ka muna. Off-cam ako, ate, ha, habang nagpapalit ng problem. Magandang umaga sa lahat o magandang gabi. Opo, totoo yung sinabi na Ate Yoli, sa ngayon pa lang po, sunod-sunod na po yung reklamo ng sa page po natin. Marami na pong nagpapaabot ng mga reklamo sa mga post po ng mga admins ng mga page. Kaya dapat po sana sumunod tayo kasi si Rachel po mag-premier bukas maybe umaga or ha? Pangit ng ano mo, Lynn? Pangit ng ano mo, signal mo, putol ka? Doon sa mga page, ano, doon sa mga may-ari ng page, yung mga admin dyan. So, follow the rules na lang po tayo, no? Sabihin, i-private muna, patapusin muna si Rachel. Putol-putol ba? Okay na, ate? Sige na kasi nagputol-putol kasi RC nagsalita. Tapos nagsalita ka ulit. Ah, ito naman pala si Lolo. Anyway, wait lang. Oy, congratulations nga pala dun sa isang isang page. Napakaganda ng page nila. Walang masabi si President and si Secretary and of course si JB. Congratulations sa inyo, yung taga Sydney, no? Sydney, si ano? Sydney ba 'yan? Congratulations sa inyo.
course, yung ibang mga page dyan. So, follow the rules na lang po tayo sana. Wala muna ko sanang mag-upload, no? Intayin po muna natin na mauna yung mga dalawang bata, no? Kung pwede sana, no? Sana natin yung pag-upload, no? Respeto po sa may-ari ng video. Respeto po dun sa content creator kasi property po nila yan. Ngayon, kung gusto nyo, hindi talaga ninyo mapigilan, make it sure na nakapagpaalam kayo dun sa content creator kung papayag ba silang i-post ninyo or i-upload nyo yan. So, ganun lang po. Yung kinakailangan lang po dyan is yung respeto natin dun sa owner ng video. Sige, Jane, din ikaw naman. Kasi, di ba, kanina, may natanggap tayong na reklamo. Oo, pictures lang yung kinuha niya. Kaso, lahat naman ng anggulo, kinuha niya, ipinos niya eh. Tapos, ginawan pa niya ng video. Totoo. Hindi rin yun maganda. So, sana po guys, no, lahat ay makiisa na lang. Ang sa amin lang dito, kung talaga pong mahal natin ang Rochelle, dahil sila naman ang ating sinusuportahan, di po ba? Gasino po ba, maghintay po muna tayo ng, tawag nito, isang araw lamang po ang hintay natin bago tayo makapag-upload. Yun po ay para po sa maglangga, hindi naman po yun para sa road. Yun po ang amin dito ay para po sa dalawa. Hindi po yun para sa road ang pakiusap namin, kundi ay para po yun sa maglangga. Kasi si Rochelle ay hindi pa po nakapag upload ng kanyang video din po yun. So, siguro may karapatan po talaga maunang mag-upload si Rochelle at si Ruel. Yun lamang po, dahil kami din po, no, dahil ang request sa atin ng ating presidente na si Presidente Lisa Nabal, na kung maaari, kaming mga reactors ay huwag muna mag-reaction, kundi hintayin po muna si Rochelle makapag-upload ng kanyang premiere din. So, magiging fair po tayo sa kanila. Yun lamang po, maging fair po tayo sa kanila, dahil hindi po, di ba nasabi din ng iba na, bakit naiiwan? Itong question guys, no, question palagi. Mamut Abid Migalab, shout out. Ito palagi sinasabi, bakit si Rochelle naiiwanan ang kanyang views kay Ruel, naiiwanan ang kanyang subscriber kay Ruel? Kasi nga po, sa nalaman ng road, ay ang mga fake account kay Rochelle ay may higit na po, maabot na po ng 50 na fake account ang na kay Rochelle. Ang may gawa ng mga fake account ay umabot na po sa mga 50 ang fake account ni Rochelle, ni Rochelle Morales Vlog. So, alin pa po ba ang views na makukuha ni Rochelle pag ganun ang mga nakagawa ng fake account sa kanya? Di po ba, Jinlyn? Yes. Ano lang yun, ate, ha? FB account yun. Pwera pa lang yung FB page ni Rochelle. FB account pa lang yun. Kaya, wala pa doon yung page, ate. FB account pa lang yun. Oo. FB account. Kaya, be aware po sa lahat, kung may magchat po sa inyo na Rochelle Morales, paki-verify muna po bago kayo maniwala sa mga chismis. Sabi niya, lalo na pag pera po ang usapan. Kasi yes, po si Rochelle hindi po humingi ng pera. Hindi po yan nanghingi ng pera. Yan po ang tandaan natin, hindi po nanghingi si Rochelle ng pera. So maliwanag po yun noon na kasi sa dami po talaga ang fake account na gumamit ng nagmamay-ari ng Rochelle Morales Vlog na ginamit talaga yung account ni Rochelle. So mag-ingat po tayo kasi iba-ibang klase po. Meron pong mga fake account ng kanilang mga upload is halos mga pictures lang, no? Wala mga video. Pero meron din iba, meron mga video. Pero yun nga, nakakatakot. Yung iba, kahit na pictures lang ang kanilang ginagamit ay ginagamit para magkaroon sila ng pambudol na sa tao. Lalo na alam nila maraming nagmamahal sa dalawa, sa maglangga. So, ginagamit po yung account nila na yun, fake account na nakapangalan kay Rochelle para
makakuha po sila ng pera dahil meron na po silang meron, di ba, Lynn, merong iba ay sobra na kalaki, malaki ng kanilang mga ano, page, pero fake account po yun. Umaabot na siya ng kulang-kulang 100,000 na ano, followers. Meron ding kaya dapat aware po tayo sa mga pina-follow po natin. Ito sabi ni Emily Gilyaran. Gilyaran Santi, ugali talaga ng Pinoy, hindi marunong sumunod sa rules. Kawawa si Dodong Ruel at Langga Rachel, baba ng views nila. Yun nga po kasi nga bakit bumaba ang views? Minsan 'di ba lately na pag-usapan na bakit si Rachel ay maraming basher? Bakit wala siyang views? Paano pa po ba magkaroon ng views si Rachel na matinong views? Wala po talagang makuwang matinong views si Rachel dahil po ang fake account na gumagamit ng account ni Rachel, mga fake account, may higit na po sa 50. Sa pag-check pa lamang po ng road, may higit 50 po ang mga fake account. Kaya, at ang iba doon, Ate Yoli, ginagamit para mang bus din sa mga angels na ginagamit din yun, yung fake account na yun, para mang bus sa ibang kalingap angels o sa ibang kalingap na hindi nila gusto, ginagamit ang pangalang Rachel Morales sa pangbabas. Kaya yung bata, marami na rin basher. Ayun, yun lang po ang mali. So sana po ay makuha po natin, you know, makuha po natin na wag tayo doon magpadala sa mga ganyan, dahil kagabi lang po namin talaga nalaman na ang ni Rachel, ang mga fake account is mahigit na po sa 50. Truth. Sige na nga, mag-ano muna tayo, Lynn. Mag-shoutout ko muna, Lynn. Nadami na pala dito sa baba, Lynn. Sorry. Sorry po yung mga nasa baba, no. Sana ko dito mag-umpisa. Ang dami ko na pala. Nina Evangelista, miglove shoutout, Ate Yoli. Ayan. Lorna Kunanan, miglove shoutout. Andito pala si Lorna. Miglove shoutout, sis. Ganun din po kay Sus Atos. Miglove shoutout po sa iyo. Sabi ni Mercy. Mercy Vergara, shoutout po Ate Yoli from Naga City, Camarines Sur. Support po ako sa inyo ng mga team reactors ng Rochelle Defender Road, lalo na po sa mga langgan, Ruel and Rochelle. Maraming salamat po, Ma'am Mercy Vergara. Maraming salamat po sa support sa amin. Ganon din po, importante po ay supportahan po natin si Langga, no? Dahil ito po yung ating panawagan, bakit tayo napalive nang wala sa oras. Dahil nga po, no, na may nakita na po tayo kaagad. Kahit pa lamang po doon kanina sa premiere ni Dodong, marami po mga admin nakiusap na wala po munang mag-upload ng mga clips. Di po ba? Kahit po tayo, kahit po ako nag-type, nag-comment din doon, wala muna mag-upload ng mga clips. Pero meron na po tayo nakita, nakakalungkot. Baka sabihin na sila ay binabantayan, pero po sana po makiusap naman sa inyo na paulit-ulit. Huwag po tayo muna mag-upload kahit pa man pictures ang kinuha natin doon sa event na yon, hindi video ang kinuha natin. Pero ginawa mong video ang pictures, syempre po, at saka diba, nang tinignan, buong ang gulo na doon ng pinaka-highlights ng event ay kinunan niyo po ng pictures at ginawang video. So sana ang ay nakakalungkot po kayo. Ang nakakalungkot pa, Ate Yoli. Nakalungkot pa, Ate Yoli, pag sinita mo, sasabihin, inggit ka lang. Ba't na maiinggit po ang road sa kanila? Eh, ginagawan lang natin yung trabaho natin, di ba? Kasi para lang naman sa maglangga yun eh. Kasi yung views ng maglangga, talagang aminado tayong mababa. Kaya na tayong mga reactor, di ba? Mayroon tayong rules na dapat 24 hours, saka lang tayo magre-react. Yun. Kasi yun nga, tsaka isa pa po, no, yung nasabi na nga ni Ruel sa kanya din pag live, minsan nagsabi si Ruel na kung pwede sana, ang pwede lang gumamit ng mga video clips ay mga reactors.
So, tayo naman, itong masabi ko, to be fair po talaga sa lahat no, ng mga admin, hindi po kami, wala po kami, hindi po ibig sabihin na ayaw namin kayo na gumamit. Makagamit po tayo, pero wag po tayo maglabag muna sa roles. Wala po, dalat po gusto din natin magkaroon ng views. Huwag po tayo lumabag muna sa roles. Ang una po natin dito intindihin, yung dalawa po, higit sa lahat, lalo pa yung mga nag-sponsor din, no? Yung nag-sponsor doon, mga titas, bakit sila po nag-sponsor ng ganun? Dahil mahal nila yung dalawa. Gusto nilang marating din ang dalawa yung magkaroon sila ng malaking views. Bakit nga ba ginawa yun ng mga titas? In-sponsor na ganun kalaki ang event. So tayo na yun, nakita lang natin, kukunin natin lahat ng mga anggulo, kukuha tayo ng mga video clips, tapos agad-agad natin i-post ating page. Wala pa po 24 oras. Di ba ang roles po ay 24 oras bago tayo mag-re-upload. Mag-upload sa mga page natin. Or kahit kasi sinabi baka daw ano dahil pictures lang yon, pero yung pictures ay ginawa yung videos, 'di ba? Ang iba ay talaga manood na doon manood. Ang doon ang mali doon, ang pinaka nalabag yung rules, wala pa pong 24 hours yung premiere ni Ruel natapos. At yung panawagan namin po silang Garishiel kanina, makita nyo. Kahit na ano, makita nyo na nag-post. Sila nga nag-start na kanina ang kanyang premiere. Pero nang nalaman niya na si Ruel ay may wrong premiere, dinilit kaagad ni Rishiel mismo ang kanyang premiere. Di po ba? Dinilit mismo ni Ruel. Ni Rishiel. Tayo pa kaya na nanonood lang ako kukuha? Gagawa kaagad tayo, lalabag tayo kaagad. Alam po hindi namin, naman sana ano natin. Ate Yoli, hindi naman masama na mag-post ka ng pictures, pero limitado sana, huwag yung lahat ng anggulo, kinuha mo na, ipinost mo na. Kahit naman nasabihin mong hindi yun video, lahat ng anggulo ng part ng naganap, kinuha mo na tapos ipinost mo. Siyempre yung ano, ay lahat ng yan nakita. Parang video na rin yun. Sabi ni Glockin, Kinto, hindi ba pwede ma-block lahat ng fake account ni Langga? Alam niyo po yung totoo po dyan. Pag yun po ay ginawa na ng action, ang gawin man nila, ma-block man po sila, ang gagawin po nila, gagawa lang ng panibagong account ulit. Magawa lamang po sila ng panibagong account. So, yung ano po sana, ang sa amin naman dito, ginagawa ng road ay kinakausap po sila ng private pong pakipag-usap sa kanila. Meron kasi iba din naman nadadala po sa pakiusap. Naintindihan pag pinaliwanagan na po ng mga officer ng road kung bakit. Dinidelete po nila, hinahide po nila or pina-private po nila kagad ang kanilang post. Pero may isa lang po talagang admin, no? Sorry, napakalakas po talaga yung wala po siya parang walang pakialam sa maglangga. Parang walang pakialam sa maglangga. Nakaagad-agad. Nakakalungkot dahil Rochelle admin po kayo. No, nakakalungkot yun. Dahil nakakalungkot. Rochelle admin kayo unang nagpasaway. Sabi ni Emily, sadali lang. Sabi ni Emily, Santi, maraming salamat Ro sa pagmamahal sa maglangga. So to po, kami po dito lahat, hindi po basta-basta ang aming na nararanasan, pagiging road namin dito, pagiging reactors, pero po ito po ay tinanggap po namin dahil mahal po namin yung maglangga. Diba? Sabi ni Christina San Juan, shout out po sa inyo lahat. Hello Ate Yoli, shout out po sa RR Solid Group to all members. Sabi ni Truth, Glocken to Rowena official done. Sabi, ayan po guys, magdikitan po kayo dyan sa baba, no? Para po kung ano, ay magdikitan po kayo, magtulungan kayo hanggang sa marating nyo ang inyong mga channel din.
Sabi ni Ate, Ate ay Rose sabi Ann, ni Lynn. Rose Ann, malaking may galam shout out, sabi ni Rose Ann. Titigas po ng mga ulo nila, Ate Yol. Totoo po, Rose Ann. May nakita na po kasi kami na mga admino, nakaagad-agad nag-post talaga. Tapos, di ba ikaw ba yun, Don Lynn, ang nag-comment? Oo, okay. Sabi ni ano ni Lynn Villoria, sana naman po makinig kayo. Makinig kayo naman, matanda na tayo, para maulit-ulit, paulit-ulit na lang sabihin ng mga reactor, wag naman kayo makulit. Yun nga po ang problema, Ma'am Villoria, Ma'am Lynn Villoria, kasi ilang beses na pong kinausap, tapos pag na ano na sabihin, inggit, ang inggit kami, inggit na lang daw ang umiiral. Sabi ni RC Supremo, ang paggamit ng isang content creator sa videos putos at content sa kapwa content creator ay walang paalam, isang form of plagiarism. Umakyat ka dito, boss RC. Huwag mo pabasahin ng iyong comment. Baka nilang para matauhan sampulan, sabi ni Glo Pento. Totoo po. Kahit po minsan, no? Ito po yung isang admin na yan, talagang pati si Dodong Ruel ay may likramo na po dyan, no? Naglikramo na. May likramo na po si Ruel sa ibang mga admin na sobrang tigas ng ulo. Meron po talaga mga admin na matigas na alam po natin si Ruel hindi po maglikramo kung kaya pa. Pero pag matigas na pong ulo talaga na medyo sobrang, at alam po natin si Ruel ay maglilikramo na rin. So, wag po natin hintayin na si Ruel po mismo ang mag-live para ibanggitin ang mga name nyo. Di po ba? Sabi ni Rose Ann Malaya, Ate Yoli, kami nagpakahirap sa pagmamaraton para lang tumaas ang views ng maglangga. Pero bakit sila parang walang pakialam sa views na maglangga? Eh yun, isa pa po yun. Marami pong mga admin, lahat po ng mga nagmamahal halos sa Rochelle, nagmamaraton. No, nagmamaraton para lang tumaas. Ito po yun ang anong maaros an. Bakit si Rochelle, lagi natin sinasabi, bakit si Rochelle ay naiiwan ang kanyang views? Bakit hindi tumaas ang views ni Rochelle? Bumagsak. Sa reason po, kagabi lang po na start, dahil di ba nang nakaraan, parang nag-post ang road sa FB, no, at sa FB page ng mga fake account kay Ruel. So yun nga, pagkatapos ni Ruel yun, ano naman yata yung kasunod yun si Rochelle, yung mga fake account. Kinagugulat po namin dahil yung natuklasan dito, Ma'am Rose Ann Malaya, natuklasan po dito yung fake account na gumagamit kay Rochelle. Mahigit sa 50 po ang fake account. So ano po ang views ang matitira kay Rochelle pag ganun? Go ahead. FB account pa lang po yun. FB account pa lang po yun. Wala pa po yung page. Marami pa pa pong page ni Rochelle na ginagamit. Yung natuklasan pa lang po namin is FB account, kaya yun po. Tapos yung FB page po niya, marami din po. Hindi pa po tapos nakuha ang lahat, pero ginagawa po namin ng lahat ng makaya namin para makuha yung mga page na yon at ma-post po sa page ng road. Totoo po, yun po yung yun po ang pinaka ano dyan na sana ay matuto po tayong gumalang sa content creator. Dahil grabe po yung pagod, lalong-lalo na, siyempre kagaya, baka sabihin, bakit kay Ruel Bet, kay Rochelle yun, ng sponsor. Unang-una po, ginastos po doon ng sponsor, hindi po para sa inyo. Para po yun sa kanilang dalo, para po kay Ruel, no? Yun po ang ipakatanda natin. Gumastos doon ng malaki ang mga sponsors ay para po kay Ruel yun at kay Rochelle. So sana nandun po ang ating respeto sa kanila. Respeto po ang ating ibibigay sa kanila doon. Yun lang po. Huwag po tayo masyadong matigas. Dahil meron pa nga, nakakalungkot lang. No? May mga
nagpo-post ka agad sa kanilang mga mga page. Pag ikay pinuntahan mo na mag pinuntahan mo na i im sabihin mo no na wag muna dahil may kailangan pa ni Rochelle maganyan, ang isasagot sa iyo pag sinita mo sila sa sagot back, inggit. Bakit po maiinggit ang Marilyn Chang? Ate Yoli, may love shout out po sa lahat. Much love. Ate Yoli, so much, Ate agdam daw sabi ni Lolo. Agdam daw sabi ni Lolo. Ate Marilyn Chang, may love shout out. Iyon po ang hindi yeah. maganda. Dahil una po talaga ay ano no, ng una po ay grabe ang ano doon, ang ginawang event, hindi po para sa atin yun. Hindi po para sa mga nangunguha ng fake fades. Yun po ay para sa kay Ruel at kay Rochelle. Huwag po natin kaagad pangunahan, kahit pictures man ang ating mga pinupost sa ating mga page, wala po tayong karapatan dun. Maghintay po tayo ng 24 oras. 24 oras po ang hintay natin bago po tayo mag sarili din tayo magbigay tayo ng ating opinion dun. Dahil mariwanag po eh, si Ruel mismo nagsabi, ang may karapatan lang gumamit ng mga clips ay ang mga reactors. Dahil bakit? Ang reactors po, ina-analyze nila kung ano po ang nasa loob dyan, ano pong nasa loob dyan ng videos, pinapaliwanag. Pero kung tayo po ay basta kukunin lang natin at i-upload lang sa page natin na parang wala, siyempre kape, ano na po yun, re-upload na po, re-uploader na po kayo doon. Diyos ko po, tamad yan. Ako high blood sa mga magnanakaw, sabi ni Marilyn. Ayan, Boss RC. Sabi nga ni Roel ate, mga reactor lang ang pwedeng kumuha ng mga video clips niya, pero dahil may consideration ang ating presidente, sinabi niya na pwede silang kumuha ng video clips pero 60 seconds lang. At hindi pwede, at sa isang upload ni Roel, isang beses lang sila mag video clips. Yun ang consideration ng ating presidente. Mm-mm. At saka ano po, sabi ni Rochelle University Rob, ang impost nyo, yung link nila sa WhatsApp, ang mahirap po no, yung ano, yung katatapos lang talaga ng event ay nag-post kagad sa kanilang page, no, na mga pictures, na kinuha nilang pictures lahat doon ay mga naka-highlight na sa event. Kinuunan talaga nila ng mga pictures, tapos ginawang video ang pictures. Ang masama, sa kanilang pag-post sa kanilang page, walang link na nakalagay na para makuha mo. No? Walang link. So, yun, kahit na pictures man yun, Diyos ko po, maawa po kayo sa dalawa. Huwag po kayong manguna na wala pa po ilang oras pa lang. Alas dos si Ruel. Alas dos, no? Kanina dito sa kain. Alas dos. Alas nuebe sa Pilipinas. Alas cinco. Anong oras doon natin nakita? Lin, mga alas kwatro, Lin, no? Mga alas kwatro ata. Sabi ni Gloquence to. After 2 hours na natapos yung event na yun, may upload ka agad sa page nyo? Sabi ni Glo kwento, what about the debut ni Rochelle? No BTS maliban sa team lang kasi nangyari na may nakapag-upload agad. Kumbaga ayaw man gawin pero need mag-strike para hindi maulit nangyari kay Dodong. Ikaw muna ate. Yung usapan natin. Siguro dyan, mag-iusap kami din kasi may mga, di ba, sa ano ni Rochelle, sa Divo, unang Divo ni Rochelle sa 28, yung ano po dyan, yung sponsor Trusa. Dyan ay yung Trusa, di ba? So siguro, itry natin na makausap din, no, yung si Miss Hannah Hanley, kausapin natin para makiisa tayo na makisuyo sa kanya, no, na para meron po silang gagawin na sa Divo na yon. Yun pong gagawin po natin. Kasi sa 29 ate, di ba, ang suggestion natin is sabihin na
yung pag-upload ng mga dumalo, kalingap man or mga bisita, eh, hintayin mo nang makapag-premiere o makapag-upload si Rowell at si Rachel hanggang sa matapos nila. Kung aabutin ng 3 days silang mag-upload, basta patapusin lang yung dalawa. Mm. Hintayin kasi nilang matapos yung lahat. Yung napag-usapan namin no, dito sa Road Reactors, alam naman lahat po ng napag-usapan namin dito ay alam po ni Rowell. So, yung pinaka-plano, dahil siyempre alam po natin si ano si Pris Lisa Nabal is may connection doon sa main sponsor ng Diboni Langga sa 29 po na celebration. Alam po natin ang celebration sa Diboni Rachel is dalawang araw, 28-29. So dito sa 29, nakaplano na po na makiusap na mismo yung MC, kung sinong MC sa programa, sinong host, ay siya po talaga ang mag-announce na wala munang magkukuha, walang mag-upload na mga video clips or pictures. Hanggang natapos yung 24 oras na upload sa, siguro hanggat sa 24 oras na upload sa, matapos lahat. Hindi natin alam yan guys kasi ang Kailangga, medyo mahaba ang event sa Kailangga kisa dito kay Rowell. No? Oh, mahaba yung event ate. Sabi ni Marilyn Chang Vlog, mga reactors ni Dudong Nilalangga ang may karapatan pero sundin pa rin ang kalingap, guidelines at rules. Totoo po yun MC, sabi ni Marilyn Chang, kasi may guidelines. Kung ano man po ang guidelines dito sa Kalingap, ganun po din dito sa Rochelle. Yun nga lang, may mga additional po kami, no? Additional kaming guidelines dito sa Rochelle para po sa Rochelle community at sa mga Rochelle reactors. May guidelines po talagang additional. Hindi po nawala po doon sa wala po doon sa Kalingap. Yung guidelines dito, ng Kalingap, yung guidelines ng Kalingap, Ma'am Marilyn Chang, may dinagdag lang po kami doon para sa mga para din po sa Rochelle community. Tapos sabi ni Ellie Flor Solino, Marilyn Chang, vlog makapamalikas, wag ka sa oras taong. Tingnan mo yung comment ni Ma'am Marilyn Chang. Napakasimple ng rules. 24 hours waiting period at 12 hours sa reactor ng live. Reactor. Diba? Simple lang yun. Totoo yan. Pero ang dami. Pero ang dami nang hindi nasusunod. Pero bakit hindi nasusunod? Diba? Yun yung nga, isang question dyan. No? Yun yung isang big question dyan. Ayan po sa mo MC. Sabi ni MC, feeling mga entitled ang nasa dahil nasa community ni nakaisa lang si sila feeling makapangyarihan at may ari ng content, mga yawa animal kayo. Ang puso mo diyan. Depende siguro sabi ng Rochelle University Rob. Depende siguro if Kuya Bal Ruel Rob Ruel Rochelle ang mauna siguro man sunod-sunod na. Totoo po kasi ano po dito, ang para po sa atin dito sa mga ganitong big event nila no. Magbigay po tayo ng respeto. Kasi sabi natin kahit hindi man sila ang gumastos. Grabe po kagayang po ito ngayon sa event nito na sa mga titas. Pinaghandaan po nila talaga yan yung birthday ni Rowell. Ganon din sa 29 na darating na paghahanda sa birthday ni Langga. Mahigit, isang taon din po yan pinaghandaan ng RFUS na sponsor. Isang taon din po nila yun pinaghandaan. So sana tayo ay magrespeto po. Bibigay po natin ng respeto. Pero shocking niya kanina dahil after 2 hours na natapos yung premiere ni Rowell, may nag-upload ka agad no, sa kanilang mga page. Diba? Rose Ann Malayang, shoutout sa iyo. Yeah.
RMM ba? Hindi po ma'am Marilyn Chiang, pioneer po na grupo po to. Sila po ang kauna-unahang grupo na yung nag-sponsor. Ha? Nag-sponsor ba ang ano? RMM? Hindi. Ano? RMM yung pioneer, ba? Pioneer, yung ano. Sabi ni, eh, correct niya. Eh, correct niya yan kasi, ano, para hindi ma-missing po. Ano siya? RFUS. Rochelle, founder. Rochelle Forever Supporters. United Supporters. United Supporters. Rochelle Forever United Supporters. Yun po ang main sponsored, major sponsored ng second birthday party ni Langga. Ito po yung pangalawa po natin na kita mga photoshoot. Sila po yung nag-sponsor. So, sana ay magbigay po tayo dyan ng respeto sa lahat. Rochelle fans worldwide po, yun sabi ni ni Rosanne Malayang. Diba? Kasi ano po sila? Ano natin dito? Yung sila po ay pinaghandaan po nila yan ng isang taon. Nakita naman natin sa pangalawang photoshoot, diba? Nakita natin yung napakaganda nilang pinaghanda. So, sana tayo naman dito ay na mga iba ay magbigay respeto. Dahil po, syempre dito nga, sa mga hindi po nakaalam, bakit ba si Rochelle walang views? Di ba nakaraan sinasabi dahil siguro na sinasabi pa ng iba dahil yung iba makiheruwe lang, ang iba makirechelle. Parang sa akin, hindi ako pabuo doon dahil ang ano naman dito ngayon, dahil sa nalaman natin na ngayong kagabi lang no, nalaman namin yung mga fake account na gamit yung pangalan ni Rochelle Morales is mahigit na po 50 ang fake account. Diba? Sabi niya no, sabi ni Ma'am Marilyn na talon agad dito sa community ni Langga. Grabe. Diba? Totoo yan. Totoo yan. Yan ang real talk. Red grabe mga yan, grabe mga sponsor bigatin. Ano? Sabi? Tumalon. Bigatin Rochelle lang sa kalam. Salamat sa mga sponsors. God bless po. Yan. Came from Lynn Beloria. Yan. Binanggit ko yan sa live ko. Gaano katagal at hirap sa mga involved pero kung nakawan nila ang mga bata ng sponsor ganun lang. Agoy. Yes, Ate Yoli, second birthday party ni Langga Rochelle sa April 29. Ang mga sponsor niyan ay wait, tumalon. Rochelle Forever United Supporters. Yun. Yun pala yun. Kuya Ed, shoutout po. Ate Yoli Vlog, mega love shoutout. Tamsakdan came from Kuya Ed. And of course, Ed, Nick Love, shoutout po. Mga walang respeto talaga. Sana naman igalang po natin, ano ba 'yang bilis? Ang pinagpapaguran ng maglangga. Huwag po tayong makasarili. Matuto po tayong sumunod. Yes, simple rules lang naman hindi masunod. Why? 'Yun ang question, why? Pero kasi po ang rule. Ang question doon po sa RC sa sinabi mong why? Bakit hindi nasunod ng isang admin? Yes. But after 2 hours, may post ka agad sa kanilang page. It's because gusto nilang kumita. Diba? Kasi ganito po yan, guys. The ones na gumamit kayo ng video ng isang content creator nang walang paalam doon sa may-ari ng video at pinost ninyo sa kung saang platform ng dito sa SockMed, that is plagiarism. Pag nanakaw po yan. Ano po? Mega love shoutout, Arsa Supremo, came from Marlene Chiang Vlog. Shoutout po sa iyo, Ma'am Marlene Chiang. Thank you so much. Diba? So, hindi nagawa ko na yan. Single yan, LMC. Sabi ni Ellie Flor Solino,
Sabi pa ng Kampon na mata pobre, nilalangaw na daw idol natin. Kung nilalangaw, Rochelle, bakit may atat na nagka-views? Yun lang. Yun lang. Aminin natin. Aminin natin. Nilalangaw ang Rochelle ng sponsor. Dumadami ng dumadami yung langaw. Yan, nakikita ninyo yung dibu ni Rachel. Di ba? Birthday ni, ano, ni saan ni Roel. Tabo. Hindi nila langaw na bumabagsak. Kung hindi nila langaw na sponsor. Sponsor. Ganun yun. Ganun lang yun. Wala tayo dito ng ano eh. Kasi manalang tangan. Kaya po ni Juan TV na una pa siya mag-upload kay Dudong Ruel of Malalag. Tungkol po kay Juan TV ay okay po dahil pagka kita po no, sinita po siya. Private niya po kaagad ang kanyang upload. At nakausap ko rin po si Juan TV. Sabi niya po ay nagkausap. Tinawagan niya rin po si Dudong Ruel at nanghingi siya ng sorry. So, wag na po natin siya, guys, si Bas. Tama na po yun dahil para po wala po tayo makuha ding mga balik pang Bas. Kasing hirap po yan pag binas po natin sila, no? Ang ibabas po nila balik, hindi po tayo na ng Bas, kundi silang Ga at si Ruel po ang kanilang babalikan. Basahin niyo yung comment ni ano, Ma'am Marlene Chang. No matter what. Basahin niyo. Kasi ang Yoli at saka Bas RC. Angle you look at it, it is a form of therapy. kaya pa pabalda ang salita kung magnanakaw their intention it to rob. Totoo po. Kasi ang ginagawa ng Lord Ate Yoli at saka Boss RC, di ba? Ang ginagawa ng Lord hindi po public na naninita. Ang ginagawa po namin private. Private po. Po kami nanita. Hindi po kami ano, yung road po, hindi po sa public na pinopost po yung sinisita namin. Minimessage po namin ng private. Pag napakiusapan ka po ng private, good. Pero pag hindi ka po napakiusapan ng private, pasensyahan na lang po, makontent ka, huwag ka pong magalit. Kasi hindi ka po sumunod. Ilang beses kang kinausap, pero ilang beses pa rin na hindi sumusunod sa pakiusap namin sa inyo. Ewan. Huwag kang magsaka kung na-content ka. Be ready kayo. Yung mga ano dyan, yung mga Facebook page dyan, yung fake, ha? Be ready. Mag-ready-ready kayo kasi baka matuloy yung plano namin. Mag-iipon lang kami ng tao. Mas report talaga namin yan. Kasi walang mangyayari kung hindi kami gagawa ng isang grupo na tataas sa 200 person para magawa namin yung mass report na yan. Hindi lang kami basta reactor. Depender kami ni Ruel at magdi-depend kami ng alam namin hindi mabalahura yung isang tao o isang admin. Gusto lang namin na kayusan. Ma-solve yung dapat ma-solve sa in private. Ayaw namin yung magulo. Hanggat maiiwasan namin na hindi kayo makontak, iiwasan namin yon. Dadaanin namin kayo sa diplomasya, sa pakiusapan, para maayos natin yan. Ano po? Yun ang amin. Hanggat maaari, ha? Iiwas kami sa mga content-content. Kasi ayaw namin na ang Rochelle community ay magsimula ang katoksikan. Di ba? Kasi pag naging toxic ang ano natin, ang community natin, madadama yung dalawang bata. Yes. So, di ba? Yun ang iniiwasan natin. No? So, be ready yung mga ano dyan, ha? Yung mga Facebook page dyan na fake. Ready kayo. Ako, nagwa-warning na ako sa inyo, ha? Kasi kami lahat gagawin natin. Hanggang maaari, ayaw namin maging toxic ang Rochelle community. Makinig naman sa warning dahil pag kayo ay nawarningan talaga, grabe. Ito sabi ni Rose Ann Malayang, napanood ko ang isang reactors na feeling, sabi niya, laos na daw ang Rochelle natin.
Kakakalita, napanood niya premiere ni Dudong, napahiya siya sa sinasabi niya na laos yung mga langgat natin. Ito, maganda ito. Ito, kay Ma Marlene. Mahalin. Mahalin. Mahalin Vlog. Most delete here. Video of langga. Oh, di ba? Oh, yung pwede yun. Pwede natin i-suggest yun. Kung pwede, i-delete na lang ninyo yung video. Kung ayaw nyo i-mass report, pwede yun. Di ba? Pwede yun. Ano, pili? Buburahin mo yung video or gagawin, i-mass report namin yung ano mo, Facebook page mo. Pwede yun, pwede yun. Pwede yun. Sabi ni Ayek. Salamat sa ano, ha, sa idea. Idea, ano, Ma'am Marlene Chang. Thank you so much Alex po. Alex Camila, shout out Ate Yoli, Ate Yoli's blog, Kapsat Jinlin, and RC Supremo. Tutu po, pwede ni Hayek ng Kwai. Sa charity out lang, upload na ang views ang Rochelle. Pero kung ang Rochelle gumawa ng serye or anong content, I'm sure taas views nila. Pero hindi ganyan si Rowell. Focus siya sa charity. Kasi po si Ray Rowell at saka si Rachel, sa charity, charity po yung ano nila eh, po, charity yung content nila sa mga, except Rachel ha, kasi si Rachel nag-aaral po, si, pero si si Rowell, charity po talaga, nakapokus po siya sa charity. Sabi ni Asit ng Kuwait, sa charity lang upload, dumina ang views ng Rochelle, pero ang Rochelle gumagawa ng serye o anong content, I'm sure task views nila, pero hindi ganyan si Rowell, focus siya sa charity. Totoo po yun, pero ito nga, magtulungan po kayo, makipagtulungan po kayo, no, sa lahat. Kasi kagaya niyan, nalalaman na yung, ano, yung fake account na para kay, ang fake account na gumamit sa pangalan ni Rochelle Morales Vlog is mahigit po sa 50, hindi pa po tapos sa pag-check ang ating masipag na taga-check. Diba? Nagpupuyat po yung mga ibang kasama natin dito sa road. Nagpupuyat po talaga para magbantay. Kagaya nito, katatapos lang ng premiere ni Dudong. Nagpupuyat po talaga ang mga kasama namin sa road para magbantay ng mga fake account. Makita niyo po siguro yan, baka bukas or ano ba yan? Tuesday na siguro pakita natin yung mga fake account sa kay Rochelle. Sabi ni Ma'am Marlene Chang, oh, di ko tatantana ng mga hayop sa SOCMED kung laos ang mga langga, bakit sumilip kayo at pinakialaman. 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 Actually, yung masasabing laos, bakit mo kinokontent ang Rochelle? Ba't mo kinokontent ang Rochelle kung talagang laos? Diba? Kasi kinukontent mo ang Rochelle kasi marami kang views, maraming pupunta sa channel mo para panoorin ka. Huwag mong sabihin na laos ang Rochelle kasi meron dito kinukontent mo. Maganda tong nabasa ko. Kinukontent mo kasi nagkakaroon ka ng views. Maganda tong nabasa ko. Text nyo sa live ko, sino ang mga yan? Ano yan? Ng mabira ko. Maganda to. Maganda to. At really, maganda to. Itong suggestion ni ano. Pag hindi kayo nakinig sa usapang matino, ibibigay, isasabihin ko kay Ma'am Press and Ate Yoli na isend kay Ma'am Marlene Chang para siyang bahalang gumisa sa inyo. No? Ayan, mismong si Ma'am Marlene Chang nag-volunteer na siya. No? Thank you po. Kasi dito nga kami no, hindi po kami yung basang papatol. Eh, di ba nakita natin, marami kagad yung mga nag-content no, pero dito ay napag-ano na namin dito na mga reactors ng Rochelle. Hindi po kami basta-basta papatol sa mga wala namang walang laman na mga content. No, dahil ayaw po natin na kumbaga para tayong wala na tayong kaiba doon sa kanila. Sabi ni Eli Flor, ate, ito. Sabi ni Eli Flor Solino, picture lang daw
post niya, Ma'am Yoli, parang di na daw maganda ginagawa niyo sa Lord. Ma'am Ellie Flor, yes, picture lang po ang kinuha niya, pero lahat ng anggulo, kinuha po niya. Lahat ng anggulo, kinuha niya. Ano po yung... Kahit picture po yun, wala pong problema sana. Kung hinintay po na mag 24 oras, di po ba? Kahit na picture man lang po yun, wala pong problema. Ang kaso nga po, wala po pong 24 hours at tayo din po ay nanawagan, kahit po kami ng mga reactors, ay hindi po kami pwede makapag-reaction pa dyan sa event na yan. Dahil si Rochelle, si Langga Rochelle, ay mag-upload pa po ng kanyang video din. Ang ano po namin dito na road ay magkaroon po muna yung dalawa ng views. Video. Huwag po tayo mag-unahan ng views. Kasi si Rochelle kanina, kung nakita niyo si Rochelle, is may ano po si Rochelle, may premiere kanina. Kaso parang nalaman niya na si Ruel ay mag-premiere, nakaset ng premiere ni Ruel, dinilit po ni Rochelle ang sa kanya. Yun po yun ang ibig sabihin namin. Hindi po kami na nanggigipit. Please lang po, sana unawain po, wag po tayo magiging negative sa pag-intindi. Ang sa amin po dito, makiisa po para po sa maglangga. Yun lang po yun. Walang personalan po. Alam po natin, pag ang page po ay lumalaki na rin po ang kita. Hindi po, wala po kaming karapatan na pigilan kayo sa kita nyo. Ang sa amin lang po dito, respeto po sa dalawang bata. Yun lang po. At saka sa mga sinasabi nilang... At saka ano ate, Yoli, yung sinasabi nilang inggit ang Lord, ang inggit tayo sa kanila, ba't po kami maiinggit? Kung talagang gusto po namin ng mga views, free kaming mga reactor, free po kaming maggamit. Kasi pinayagan kami ni Ruel na gumamit ng mga videos niya, lahat ng mga reactor niya. Sinabi ni Ruel na ang mga reactor niya may karapatan na gumamit ng mga video niya. Kung talagang gusto namin ng views, abusuhin namin yun. Diba? Sabi kasi free kami. Sabi ni Michelle, kaya po doon nanghihina kasi doon na pinapanood ang upload ng dalawa. Kaya nga kalangga, unahin ninyo muna, panoorin ninyo muna upload ng dalawa. Totoo po yun. Wala po kami ibang ibig sabihin dito. Ayaw po namin naman makipag-away. Hindi po namin inaaway o ginigipit sino man dito. Ang sa atin lang ay bigyan po natin ng respeto. Kasi kung wala si Rochelle, halimbawa kung wala si Rochelle talaga i-upload, hindi po namin pakikialaman. Pero ang violation po doon, wala pa pong 24 oras, yun po yun. Diba? Tsaka si Rochelle mag-premiere din siya. Ano na magiging, ano na magiging views ni Rochelle? Pag ganun. Hirap na nga tayo dahil doon sa mahigit 50 ang mga fake account kay Rochelle. Tapos unahan pa natin sa pag-upload. Actually, hirap talaga makakuha ng views si Rochelle kasi sa FB account pa lang niya, na fake account, FB account pa lang po yun, is nasa magsisinkwenta na po, magpi-50 na, pwera pa lang po ang FB page na nag-a-upload ng mga re-uploader, ay ng mga videos nila. Sila po yung nag-re-uploader. Pinukuha ang video ni Rochelle, ang tatay ni Rochelle, lahat po ng nag-upload patungkol po sa kanila, sa Rochelle, kinukuha po. Huwag nila personalin yung road. Hindi po kami namin personal kahit kanino man, kahit sa sino man. Kasi sa amin dito, kung anong makita lang namin, yun po, na nakita natin na, kagaya niyan, ito ha, sana maging modelo dito ng lahat ng mga admin, yung Sydney team Rochelle, di ba? Sila po ay na-check kanina yung kanilang page. Wala po silang nilalabag.
Pag-post po, ang said ni, ganda, ang linis ng page pa nila. Po ng mga kasamahan ni Ruel. Pinopromote pa nila mga kasamahan ni Ruel ng mga nagcha-charity. Maging model po natin. Gawin niyo pong mga admin, gawin niyo pong model. Ito ang Sydney Group. Kesa naman, hindi ate, Team Sydney Australia. Ate, ito oh. Ito yung group nila. Team Sydney Australia Rowell of Malalag and Rachel Morales Fans Group. Yan po yung page ng, ang ganda po ng page nila kasi wala po silang linabag. Sana yung Team Sydney ba yun? Tama ba? Sana sila yung maging ano, sila yung maging halimbawa, good example sa mga may ano, pages, no? Gayahin niyo po yung ano nila, napakalinis, napakaganda. Wala silang nilabag na rules. Ano, nag-investigate po kanina po while nag-uusap kami ng ano ng team is nag-investigate po ako doon sa page na 'yan. So, wala po akong nakitang mali doon, wala silang nilabag, pero pina-double check ko po 'yan kay Cubs at Lynn at saka kay La Press, kasama na po si Ate Yoli. Ano, kaya sabi ko kay ano na check double check 'yan kung wala ba talagang nilabag. So, wala naman daw po. Wala naman, linis naman, maganda. Kaya congratulations doon sa ano ha, doon sa page na 'yan. Sana. Thank you, MC. Thank you, Marilyn Chang Vlog. Ayan, RC Supremo, sub-done kita, sabi ni MC. Actually, hindi lang naman yun, Boss RC, ang pinapasa natin, di ba? Kasi hindi naman kaya ng isang araw lang po na puntahan yung mga page ng Rochelle. Kasi may mga ginagawa din po kami, kasi nakabantay din po kami sa mga re-uploader, sa mga fake page. Kaya hindi po namin yung nagsabi na shit, yung ano lang po niya, yung page po lang niya na yung binabantay namin. Hindi po totoo yun. Hindi po lahat po yun, lahat po. Thank you nga pala kay Marlene po. Sabi ni Galia 44, Ate Yoli, bakit hindi magwala-wala ang inggit nila sa maglangga? Kinukumpara kay Kalinga Prab, si Dudong, kinukumpara ang Rochelle sa ibang club team. Alam naman nilang hindi naman club team na yung dalawa. Totoo po yun. So sana po no, pakiusap lang po, wag po natin ikumpara si Kalinga Prab kay Ruel. Unang-una po, si Kalinga Prab, para maintindihan ng lahat, si Kalinga Prab po, nagtatrabaho po nun sa Maynila. Nung time ng pandemic, ay huminto po si Kalinga Prab sa kanyang trabaho para tulungan si Kuya Van para mag-focus sa vlog. So, kumbaga si Kalinga Prab ay may mga ugat na nag-ugat na sa pag-charity. And then, si Dudong Ruel, nag-charity si Dudong, may boss man siya o wala, tuloy-tuloy po si Ruel. Hindi po si Ruel nakikipag-competensya. Para sa kay Ruel, yung ginagawa niya ay may views man o wala, ang sa kanya ay makatulong. Huwag po natin ikumpara si Kalinga Prab at si Ruel. Dahil unang-una po, magpinsan pong dalawa, huwag po natin pasabungin. Diba? Yes, at ito naman yung mga Kalinga Angels daw, no? Mga Kalinga Angels, huwag po niyong i-compare kay Rochelle sa mga lalaki na yan. Iwas tayo sa mga ganyan, compare na yan. Kasi hindi po maganda yan. Kahit kayo naman po, ikumpara ko. Ikumpara namin kayo sa iba, masasaktan din po kayo. So, respeto po. Yung respeto, yun lang po yung inaano namin. Respeto ninyo doon sa Rochelle, sa kabilang side. Huwag nyo silang pagbanggain, no? Kayo yung magiging dahilan kung ba't mag-aaway yung dalawa. And of course, shoutout nga pala kay Rosana Katakutan. Thank you so much. Miss Anton. Sabi ni Anton. Thank you.
Ma'am Glo kwento, tama mag-report kasi hindi naman nasunod, nagtataray pa sa pagsinita na saan ang puso nyo na una pa sa content creator. Ano sabi? Mega love siya raw, Sir Ezra Supremo and Mama. Tama. Sabi ni Ma'am Glo kwento. Watching from. Tama, mas report. Tama, mas reward kasi hindi naman nasunod. Nagtataray pa pag sinita na saan ang puso nyo na uuna pa sa ang naisip ko dyan na pwede namin gawin, ano, yung nga, mag-ano kami ng tao, mag-gagawa kami ng GC, ng RORD, na mag-iipon kami doon ng tao. Kasi, ano, kailangan namin kasi is 50 pataas na tao para makapag-mass report. Pero, bago namin i-apply yan, dadaanin muna namin sa diplomasya, kakausapin muna namin sila. And second, kung hindi makinig, ipapakontent na namin sila. And then, kung hindi pa rin sila makinig, doon na namin siya ipapasok yung mass report. Ganun ang mangyayari yan. Iyon po yung proseso dyan. Hindi po tayo basta na lang kaagad dahil nakita natin, kaagad natin i-mass report. Hindi naman po yun. Meron po tayong mga proseso na dapat gawin po dyan sa kanila. Para to be fair din po sa kanila, para po hindi po masabi na sumusobra din yung grupo ng reactors ni Ruel. Diba? Mm-hmm. Lahat po ng pakikibagay sa kanila ay ginagawa po natin. Alang-alang po dito sa Maglanga. Yun po ang amin dito. Hindi po kami mga reactors para mag-ano, parang makipag-battle na lang palagi sa away. Hindi po. Ito po sa atin, kasi alam po natin na tayo ay tao lamang. Tao din po sila. Pero naniniwala kami na sa pakikipag-usap ng maayos sa kanila ay magawa po natin ng maayos din lahat. Diba? Rhea Olarte, thank you! Kaya yan lang po yung ano. Ate Rhea, may galap shout out. Enjoy diet, Ate Rhea. Kung ang sinasabi ninyo, kayong mga page ay, kayong mga nag-upload sa page ay ng buong video is nakakatulong, actually, hindi po kayo nakakatulong. Na ang ginagagawa po kasi ninyo dyan is nakukunan nyo ng views yung dalawang bata. Kung talaga ang pakay nyo is pagtulong sa Rochelle, dapat ang gawin ninyo, kumuha lang kayo ng clip, kung ilang minutes lang, yun yung i-upload nyo, and then ilagay nyo dyan, kung gusto nyo mapanood yung whole video nung clip na yon, proceed kayo sa channel ni Dong Rowell o ni Rachel. Yun yung masasabi kong pagtulong. Kasi yung ginagawa ninyo po na ina-upload nyo na yung buong video, negosyo na po yan. Ganyan yung ginagawa ng Team Sydney. Diba? Oo, talaga yung Team Sydney talaga, maano ka, mapahanga ka talaga sa kanila. Masabi mo talaga na all na mga admin yun ang ginagawa. No? Bisitahin nyo po ang Team Sydney. Ang ganda po ng page nila. Ano ni Roel ay mga staff ni Roel ay pinopromote din. Sana ang lahat ng ano ng admin ay yun ang gagawin. Ganyan ang ano nyo. Gawin yung good example. Yung Team Sydney na yun. Team Sydney ba yun? Ano? Gawin yung good example. Gawin nyo silang Team ano? Rochelle and Roel team. Gawin nyo silang inspiration. Kayong may mga page, gawin nyo silang inspiration. Napakaganda ng page nila. Ako wala akong comment sa kanila. Super duper, ganda, linis, grabe. Wala silang nilabag na ano na rules. kanina ko lang po na-check yung page na yon. Kanina ko lang in-investigate yon. So, okay naman po siya, wala po naging problema. Kaya congratulations sa Team Sydney, pagpatuloy niyan. Yan yung page nila. Sabi nila sa Anthony. At saka hindi pwede kung pa i-compare ang Rochelle. Yung mga love team, ang Rochelle po ay hindi love team. Iba ang totoong love at sa love team. Totoo po yun. Kasi ito po, hindi na po natin matawag po silang love team eh. Totoo na po ito sa kanila. Nakita na ba natin si Roel ay ang
pagpaplano ni Roel sa future nilang dalawa, paano po natin masabing love team pa sila? Hindi po, wala na po doon, labas na po sila sa love team. Labas na sila. Kasi pinag-usapan dito future na nila eh. Exactly. Ay, shoutout sa inyong lahat guys ha. Sa 158 live viewers. Thank you so much. Alex Camila, Camila shoutout po. Sabi ni Rose Ann Malay, at Yuli, ang dami po namin na sinagot ng mga supporters ng kabilas na kinukumpara silangga sa mga angels. May mga isis na mga pinasa ko kay President Lisa Nabal. Yun nga po, ako'y nalulungkot po talaga. Bakit po nila kailangan i-compare si Rachel sa mga angels? Hindi po ako po ha, hindi dapat nila kinukumpare si Rachel sa mga angels. Unang-una, yung mga angels ba? Kasi bakit? Sabi kong hindi pwede. Itong Rachel, syempre may mga fans, may mga supporters. Kung anong pag-compare nyo doon, masasaktan ito ang mga Rachel supporters. Kagaya niyan, dito sabi ni Rose Ann Malayang, marami na siyang mga sinagot doon sa mga pagkukumpara. Siyempre, sasagot po talaga yung Rochelle supporters. Ang tanong, pinakatanong po, yung mga Kalingap Angels ba, kaya na ba tanggapin yung iba sila? Yun lang po. Ang sagot po doon, kaya ba pag binalikan ng mga supporters ng Rochelle ang mga Kalingap Angels? Ginagamit nyo sila para pang... Ginagamit yung Kalingap Angels para ikumpara sa kay Rachel. Ang tanong dyan, ito ba ang mga Kalingap Angels na inyong mga pinagkukumpara kay Rachel? Kaya na ba tanggapin yung mga pangbabas? Baka po magkakaroon lang po ng sakit yung mga Kalingap Angels. Tahimik po yung buhay nila noon. No, sana suportahan na lang, pinakamaganda, suportahan niyo po ang Kalingap Angels. Gaya po sa pagsuporta niyo po na humanga po tayo sa kanila, di ba? Humanga kayo sa Kalingap Angels hanggang doon po. From never na never niyo po sila ikumpara kay Rachel. Dahil isa lang po may sasagot ko, ang mga nagmamahal sa Rachel, kay Rachel at kay Ruel, hindi rin po yan tatahimik. Sasagot din po yun doon. Yun lang po yung tanong. Kaya-kaya ng mga Kalingap Angels ang mabas? Yun, minsan kasi iba kasi hindi nag-iisip, hindi nila iniisip yung maaring mangyari. Yung mga konsekwensa kanila, mga pagkukumpara. Dahil sa tingin, pag kinumpara na yung isang tao dito sa isang tao, parang akala mo eh sila na yung matalino. Yun lang. Matalino na yung tingin nila dahil kinumpara nila, hindi nila alam. Nilagay nila sa alanganin yung mga Kalingap Angels. Tama ba ako sa explanation ko sa inyo? Yun lang po yung ang nakikita ko po yung talaga eh. Naaawa po ko dito sa mga Kalingap Angels na kanilang kinukumpara kay Rachel. Si Rachel, nakita natin noon si Rachel, naranasan ni Rachel. Ang umiyak, nakita natin noon kung paano si Rachel humagulgul ng una siyang nabas. Ito pa ba ang hinihintay din nila mangyari sa mga Kalingap Angels sa kanilang mga pagkukumpara? Sana wala na po mangyayari sa Kalingap Angels sa mga naranasan ni Rachel. Pasalamat tayo si Rachel. Mayroon totoo pong nagmamahal sa kanya si Ruel. Totoo ang suporta ni Ruel sa kanya. Tapos, kinukumpara natin dun sa Kalingap Angels. Magiging kawawa po dito talaga kalabasan yung Kalingap Angels. So sana, meron po talaga doon magsita sa kanila po. No? Sitahin po sana nila na huwag po nila ituloy-tuloy ng ganyan ang ugali na kinukumpara ang si Rachel sa mga Kalingap Angels. Dahil hindi po wala po ditong magiging kawawa. Unang-una si Rachel may channel. Kaya na, kumbaga kung kahit pa paano, sabihin natin si Rachel, hindi pa rin totally talaga 100% na si Rachel is kaya na humarap sa mga basher. Pero at least kahit papano si Rachel is nasasanay na sa mga basher. Ito pag talagang inano yung Kalingap Angels, pag binas, kaya-kaya ng mga Kalingap Angels, kaya-kaya tanggapin ng mga magulang ng Kalingap Angels ang pambabas?
Yun lang po yun. Yun lang po yung, ano, yun lang pong dapat nilang isipin. Hindi po yan naiisip ng mga kung sino mang nagkumpara sa kay Rachel sa mga Kalinyap Angels. Yan po ang hindi nila naisip. Yan lang po masabi ko dyan. Rodel M, shout out Ate Yoli, shout out sa lahat. Thank you po, Rodel, sa pagpasok. Kaya, sana po ay may, matigil na ito. Sa akin lang matigil na yung, ano, yung pagkukumpara. Joy Castillo, may gawag shout out. Kasi yung magiging kawawa po talaga dito, yung Kalingap Angels. Hindi si Rachel. Sabihin niyo sa akin kung mali yung pagkasabi ko to. Then, nakita natin, i-compare natin si Rachel sa Kalingap Angels. Nakita natin noon si Rachel ang una pa lamang sa pagiging vlogger. Unang labas niya sa mga social media nang binas si Rachel ng mga bill of the belt. Nakita natin kung paano si Rachel humagulgul mismo sa kamera, harap ng kamera. Yun ba ang gusto din nila mangyari sa Kalingap Angels? Kasi hindi naman natin pwedeng maano, hindi natin pwedeng mahold, hindi natin pwedeng lagyan ng ano, packing tape yung mabunganga ng bawat isa. Pero sa akin lang, bago tayo bumitaw ng salita, is isipin po muna natin kung talaga ba'y tama itong bibitawan natin. Pero Abdo, tama po kayo, tama ka po mo yun. Totoo po, kasi dito sa atin, hindi po tayo dito para sagutin o ibas yung bawat tao. Paintindi po natin kung ano po yung ano, ano po yung tama at mali dito. Kasi yun na nga, nakakalungkot nga yung sinasabing one Kalingap, one family. Pero pag ganito, kasi sabi natin, si Rowell Kalingap din. Tapos yun nga, nakakalungkot na yung mismo sa charity vlog ni Rowell. Charity vlog ni Rowell yan, ha? Hindi pa kilig. Sabihan nila si Rowell na huwag mo nang banggitin ang Kalingap dahil hindi ka na Kalingap. Wala ka na sa Kalingap. Napakaganda dahil sila alam nila na wala na si Rowell sa Kalingap. Mismo si Rowell hindi niya alam na wala na sa Kalingap. Narinig ba natin lahat? Isa ba sa inyo nakarinig na in-announce ni Kuya Bal na wala na si Rowell sa Kalingap? O narinig ba natin na si Kalingap Rob nag-announce ba na si Rowell wala na sa Kalingap? Yung kung minsan yung atake nila kay Rowell is pampersonal. Pampersonal pong ginagawa nila kay Rowell. Sabi ni Rose Ann Malayang, di na po kami makapagtimpi. Sinagot na namin sila kasi sobrang sakit na di. Sa dibdib pag may nabasa kami na hindi maganda about kay Langga at Langga Rachel. Totoo po talaga. Yun po yun, Rose Ann, ang sinasabi ko. Yun po yung sinasabi ko na itong mga fans ng Rochelle. Sa marinig ba na gano'n na pagkumpara kay Rachel? Siyempre, kinukumpara nila si Rachel. At pagkumpara kay Rachel, si Rachel ang napupunta sa negative side. Yung kanilang Kalingap Angels ang ginagawa nilang positive. Siyempre, alam po natin na hindi ba tatanggap yun ng Rachel community. So, maintindihan ko po na sasagot po talaga kayo dyan. So, yun po yung sinasabi ko na kaya na ba tanggapin ng mga Kalingap Angels yung pagnabas sila? Kaya na ba, hindi kaya mangyari sa Kalingap Angels yung nangyari noon kay Rachel, kung paano si Rachel nagagulgol nang siya ay unang nabas siya ng mga sobra-sobrang pambas noon? Yun po yung ano, yun po yung dapat iniisip nila, hindi po yung para lang tayo nagsalita na kala mo perfecto na tayo na ikumpara natin si Rachel, ikumpara natin sa ganito. Iwan, ang hirap lang minsan magpaintindi. Kaya ako guys, ako nga, sa dami ko may naririnig, marami din nagsumbong sa akin na mga ganito at Yoli, ganyan na content ka. Wala akong pakialam kung yung content nila ako. Kasi ang sa akin, wala akong ginawang mali dito sa community ng Rochelle. Yun lang pong sa akin, wala po kong ginawang mali. Kaya kung i-content man ako, wala akong pakialam, mag-content sila sa akin. At kung hindi ko, makita ko lang naman ang content na wala namang kalaman-laman ang content, sorry po, hindi po kita sasagutin. Yun lang po masabi ko.
Buti pa ngayon nag-comment. Alam na wala si Rowell sa wala na si Rowell sa Kalinga, pero si Rowell at saka si Kuya Bal hindi alam. Kasi ang alam ni Kuya Bal at saka si Rowell, Kalinga pa rin si Rowell. Pero yung nag-comment, sinabi hindi na Kalinga si Rowell. O sabi siya, basahin mo yung kay Nimia Explorer 2. Asan? Basahin nyo ng comment niya. Hello po, Rod. May bagong post po ang Team Rochelle Hong Kong Chapter 1228. Sana po maayos na yon kasi kasiraan yon ng Rochelle. Salamat po. Hayaan niyo po siya kasi sa amin po ay ginagawa lang po natin yung ano, no? Nasa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Ah, tayo, kasi matatanda na po tayo. Alam po natin kung ito po ba ay makasisira sa community o hindi. Kasi tayo po ay kami po ng mga road ay nananawagan po na maaari wala po munang may mag-upload, no, ng mga videos or pictures dahil po hintayin natin si Rochelle makapag-premiere po bukas. Dahil yun nga, yung premiere kanina ni Rochelle ay kanyang pinutol. Hininto ni Rochelle dahil nga nalaman ni Rochelle na si Ruel ay may nakaset na premiere. So yun lang po, wala pong masama po sa sinasabi natin noon na sa pagkikiusap na wag muna mag-upload. Dahil kami rin po na mga reactors ay nakiusap po ng ating presidente, no, na wala po muna isa sa amin mag-reaction patungkol doon sa birthday party na ginanap kanina. Yun na po yun, guys. Nawala na, ano, tawag ito. Sabi ni Lynn. Nawala na si Marilyn Chow, sigurado yun, nag-live na yan. Sabi ni Lynn, si... Ate Rielly, sabi ni Ate Linsky, kakaribon cutting lang ng bahay ni Erica. Si Kuya Bal ang nag-turnover, so ano tawag nila doon? Sila dapat ang mawala sa Kalingap. Yun nga lang po eh. Yun nga yung sabi natin na nabakabuti nga, buti pa nga sila alam nila na wala na si Ruel sa Kalingap. Buti nga alam nila. Pero si Ruel mismo hindi alam ni Ruel na wala si Ruel sa Kalingap. Yung ano, ha, sa mga supporters dyan na pumapasok sa kabila na para makipag-away kayo or makipag-baliktaktakan kayo doon para magdepensa kay Rachel or kay Ruel man, kung pwede sana, no, huwag tayong maggawa ng gulo doon. May tamang pagdepensa dyan. Ang importante lang na gawin nyo kaysa sumagot kayo is i-screenshot nyo po and then i-submit nyo po kay press, kay secretary, kay JN Lin, kay Vice, para kami na po yung bahalang ano kung anong content or ano nang gagawin namin. Basta importante yung details, ha, yung kung ano yung pagdabi niya. Basta importante kayo ng mga supporters, wag kayong magipag-away sa kabilang panig, ano po, para at least kasi kung magipag-away po rin kayo doon, it's because nasaktan kayo doon sa sinabi kay Rachel or kay Ruel, it's lalabas po niyan is mapapasama pa rin po yung dalawang bata kasi ang iisipin nila is yung mga supporters ng Rachel ay pumapasok lang dito para makipag-away. So, wag na lang kayong pumatol, no? I-screenshot na lang. Iwas po tayo sa ano. Mahirap po kasi pag supporters na yung magbanggaan eh. Yun yung iniiwasan natin. So, Archie Miguel, shout out! I-screenshot nyo na lang. Gawin na and lang. Then, ipasa nyo na lang gawin sa RORD. May GC naman ng ano, ang RORD dun sa page. Ilagay nyo dun kasi daily naman kaming tumitingin dun kung mayroong mga reklamo. Yun lang po yung ano ko, pakiusap ko sa inyong lahat. Send na lang sa RORD group, our group page ba 'yun? Meron doon sa group page. Meron doon kasi pagkasagot pa kayo sa mga nag-comment na ganyan,
kayo din, Rochelle din yung nababaligtad eh, sinasabihan na toxic ang Rochelle. Ano lang tayo guys, chill lang tayo, no? Huwag tayo magkipagbangayan dyan. Kasi, lagi niyong tatandaan guys, sa bawat pangalan ninyo dito sa SOCMED or sa comment section, kadugtong na ng pangalan ninyo ang Rochelle. So, kinakailangan ingatan nyo po yun. Ano po? Kasi ang babalikan niyan, Rochelle community, Rochelle pa rin. Diba? Kayo ba papayag na sasabihin niyo yung Rochelle, kung yung mga Rochelle supporters nakikipag-away dito, ganito, ganyan, di ba? So, much better na wag na lang niyang patulan, i-screenshot niyo na lang. Yun lang yung po yung hinihingi ko sa inyo. Tapos meron kayong makitang mga fake page, i-report niyo agad para at least mapag-aralan kung anong tamang gawin. Ano po? Makiisa po kayo sa amin. Ano? Totoo para, po yun. Yung, ano? Kasi tama po yung sinabi ni Boss Arsino. Kasi po talaga, kung kayo po ay pupunta dun sa mga nakita niyo naka-live, tapos simply nakita niyo na kinukumpara si Rochelle, kinukumpara si Ruel, huwag na po kayong makipagsagutan pa dun. Huwag nyo na po silang patulan. Kasi ang sasagutin po nila, ang sasagot po dyan, nakawawa po, si Rochelle pa rin po ang matatamaan at si Ruel. Huwag na po, ang hinihingi po dito kundi ay yung pagtimpi. Magtimpi po kayo. Titimpi niyo po talaga ang mga sarili niyo na huwag po makipag-away po dun. Kasi mahirap po yun na kayo ang pumupunta doon, na nakita nyo kasi sa thumbnail pa lang kasi makikita nyo, di ba? Kaya mapuntahan nyo. Pero isipin pa rin po natin na yung dalawa po ang mababalikan po ng kanilalong, gagawa pa po sila ng another na issue sa dalawa. Another na pang-umparanan pa sa dalawa. The more mo na patulan yan, matitrigger, masahaba yung ano, masahaba yung usapin. So, diba, siyempre, tatatambakin sila doon ng supporters ng Rochelle kasi for to depends Rochelle. Ali, nagbigay lang kayo ng views, di ba? Ganun lang naman yung labanan dyan, no? So, ano lang tayo, careful lang tayo, guys. Huwag tayo makipag-away. Iwas na lang sa mga taong hindi nakakabuti sa maglangga. Yes, exactly po, Mama Hamida. Manonto. Yan. Mega love shoutout, sir. Arsa Supremo came from Teresa Hits. Ano yan? Ano yan? Anong apelido? Pangalan nun? Hits Sports. Ang hirap naman basahin. Ano siguro to? Baka German to or Dutch siguro to asawa niya. Sana maayos na yung isang team na nag-post ng sa FB page kasi kasiraan pa rin ng community ng Rochelle. Sige po, paanoin po namin yan. Sigasuhin po namin yan. Huwag ko kayong mag-alala kasi 24/7 nagtatrabaho po niyan. Yung ating wala, president wala po. Wala po, halos po yung road ay wala po na, wala po tulog. Natutulog, no? May, ano, may nakaikot po talaga. Yan yun po, maayos din po yan. Kasi hindi po natin gustuin na magkagulo-gulo tayo mismo sa Rochelle community. Ang gusto po namin dito ay mabuo po tayo para buo po ang suporta na binibigay po natin sa dalawa. Dahil dito nga lang, di ba, Busarsi, Jinlin, nakakatakot ito ang ano, yung fake fades sa dalawa is mahigit 50 na. Ay, hindi lang pala sa dalawa. Kay Rochelle lang mismo na gumagamit ng Rochelle Morales vlog is mahigit 50 na po na fake fades. Dito po sa dalawang maglangga. Wala po, hindi po kami mag-focus sa kung mga sino pa man mga iba or alimbawa yung admin. Kung mga ganyan man, nag-post mo sila na sabi nyo kasiraan ng Rochelle community, ayan nyo po, gagawa din po kami na paraan paano po yan maayos. Hindi po natin dito magkakaroon ng issue talaga sa loob ng Rochelle community. Kung nagkakaisa po tayo lahat. Ito sabi, sa totoo lang, pinanonood ko lang vlog ng maglangga, pati mga kasamahan ni Dodong Ruel in reactor kasi ayaw ko ma-stress yung sarili ko. So gusto niya is chill-chill lang,
punta ka po sa mga live ng Reactor para mapangiti ka namin. Diba? Para matanggal yung stress mo. Ayan. Magaling po kami dyan, magpatawa. Ayan ka na naman, magaling ka magpatawa. Mamaya mo, may mangsita na naman sa'yo. Sige ka. Peace. Hindi, totoo naman kung mga OFW. Oh, magaling po talaga yan, magpatawa. Yung mga OFW, kailangan natin pasayahin yan. Kailangan natin i-entertain. Diba? I-entertain natin sila ng maayos. Diba? Ganun lang yun. Nasa na tayo. Sabi ni Cel Anciola, sana yung mga admin din huwag agad-agad mag-post sa FB kung mawawarningan o mal-content. Hindi, sa ganyang sitwasyon po, kung pag nagawa na namin yung first move, second move, doon sa third move, yung pinaka-final na po yun, kung magalit sila sa second move na na-content sila, be it, wala kami magagawa. Kasi, kayo na rin naman po yung may gawa nun eh. Unang-una, kinausap naman kayo. Diba? So, sa pangalawa, hindi pa rin kayo nakinig. Eh, talagang may katigasan kayo ng ulo. No? Alangan naman pabayaan namin. Hindi po kami pwedeng magpabaya kasi kami ho ay hindi maglalakas ng loob sa ganito. Kung hindi ho mismo si Roel yung nagano sa amin ito. Kung hindi kami inatasa ni Roel. Or Wahid Arbain. Di ba? Si ano bang... Kung saan si basahin mo pa yung si Annalie Calahor. May comment. Ano man, sabi? Ano pa? Annalie Calahor. Suggest lang po. Name is M Live. Din sana pagsabihan din kasi palagi na lang may post bago pa lang mag-upload yung dalawa. Langga may upload thanks. Si Miss. Huwag po kayong mag-alala. Sige. Miss, i-ano daw to, i-screenshot mo nga to, Jenlyn, itong sabi ni Annalie Calahor. Tama ba? Yes, lang. I-screenshot mo nga yan. Ilagay mo dun sa GC. Sa RORD. Ilapag mo ka agad dun. Para makita ng lahat. Kasi tayo po dito ay nasa gitna. Wala po tayong papanigan kahit na kasamahan pa po namin. Kaya nga, nandyan kayo para tulungan kami. Diba po? Kasi kailangan sa amin muna magmula yung pagbabago bago sa labas. Diba ba? Ayan. Naisend mo na ate? O ako na magsisend? Ano ko na, na-screenshot ko na. Yan, sabi ni Archie, huwag na lang pumasok sa mga reactors na maraming buzzer para iwas stress. Totoo po yan. Mag-focus na lang po kayo sa upload ng dalawa. Kasi, thank you so much kay Annalie. Thank you so much. At least napapansin mo yan, no? Thank you so much. Sabi ni Tita Ping, ako nag-report 3 fake account ni Rishios. The following day, may result agad. Sign upon receiving the said account, there's no violation. Yun lahat ang sinabi ng 3 reports. Depending po kasi kung ano yung nilagay niyo po dun sa report, Tita Ping. Kaya, yun mga nagpaplano po kami ng mga road units na early ni Boss RC na nagpaplano po ang road na magkaroon po ng GC na kung sino po talaga ang talagang solid Rochelle. Solid po, no? Na talagang minahal niyo po yung dalawa, si Roel at si Rochelle. Yun po ay talagang masahan namin noon na tutulong sa GC para po makaipon tayo ng kasamahan noon na para po pag nag-mass report ay talagang tanggap po tayo. Kasi di ba,
yung pag-mass report kailangan hindi bababa sa 50 person ang pag-mass report. Kaya ano po yun? Sabi ko fake account. Kailangan po ano, kailangan is 50 pataas. 50 yun pataas. Yun. Kailangan po kasi pag sinabi lang po yata at dito po sinabi po yata ang fake account, may mga valid reason ka pa dyan. Sabi ni Marilo Perez, yan po ang magandang gawin po ati. Totoo po kasi yan po yung naisip po na yung Bosar Sinuna. Kasi kung kami lang po talaga, ilan na ba kami? Ilan na ba kaming reactors ng road? 15 or 16? Alam ko 18 eh. Alam ko 18. 18 ano, kasama si Richelle. Pag sinama ko si Richelle, 18. 16. 16. Pagkakaalam ko, picture lang yung nire-react ni Miss M's live. Wala namang video minsan sa TikTok galing. So, yun lang pala. So, wala naman problema yung ganyan. Ang ano lang kasi diyan yung ano importante pag upload wag mo nang i-reaction. Kung pictures lang naman na ang nire-react niya eh sa tingin ko wala naman magiging problema doon. Kasi kung picture isang piraso lang, wag naman yung buong session nung ano eh ginamit mo na eh para ka nang nagpakita ng video noon. Di ba? Kasi may picture lang po talaga walang problema yun. Tsaka si Miss Light is reactor po siya. Mm. Kung nakita niyo man nag-upload siya ng pictures na nire-reactionan niya, valid po yun. Mm. Kasi ano po yan, sinabi nga po ni Rowell na ang may karapatan lang pong gumamit ng video niya is yung mga official reactor niya. Eh si Miss M's Life is official reactor po yan. Actually, nilagay pa namin yan as officer. No, si Miss M's Life. Treasurer po namin yung Miss M's Life. Siya po yung ipinalit naming treasurer kay Marsano ba? Tama ba? Hindi. Oh, hindi. Kay ano? LC. Kay LC. LC Supremo. Diba? Sabi ni Hamida Mamunto, sana ipakita na lang yung pagkakaisa sa mga taong nagmamahal sa maglangga kasi sobrang masayang tingnan kung nagkakaisa tingnan mo kanina premiere ni Dodong kanina ka nakakaiya kasi nakita natin yung love fund. Totoo po yun po yung pinananawagan namin bilang road na magkakaisa po tayo dito sa loob ng Rochelle community. Kung maaari po kaya po namin nga kinakausap in private dahil ayaw po natin na mapahiya, di ba? So, ang sa amin, naniwala po kami na pag kinausap namin in private, pwede pa namin mapakiusapan. Hindi na natin kailangan dalhin pa sa social media. Yun po yung sa amin dito. Kasi para po sa atin to sa dalawa pong maglangga, hindi po para sa amin sa road. Yun po ang ano namin dito. Hindi po para sa amin. Colin, shout out! Thank you, Colleen. One Survivor. Tita Ping, may love shout out, sabi ni One Survivor. Yan, love ka dyan, Joy. Ginalingan ni Maymay Rigodo. Picture lang po, kahit ang Miss Life, alam naman niya po yung bawal o hindi. Totoo po, kasi sa ano po talaga, sa aming GC bilang, sa mga reactor, sa road GC ng reactor, ay palagi po kaming may mga announcement, may announcement palagi yung aming presidente. So, alam po namin lahat, alam po ni Miss Life yan, Miss Im Life, yung mga bawal at hindi. Kahit na, parang naalala ko yan, ano, Boss RC, si Miss Im Life, ay nagtanong, pwede bang ma-reactionan, pwede bang ma-ano, upload yung picture? Parang ako yata yung sumagot sa'yo, pwede yan, picture lang naman yan, niya ako yata yung sumagot. Ito po yung ito po kaibahan na baka sabihin bakit si Miss Life pinayagan namin. Si Miss Life po nireaksyonan pictures, no? At ang reaksyonan ni Miss Life ni pictures po talagang hindi gumagalaw, hindi niya ginawang video, no? So kaibahan po sa pictures ni Miss Life at saka sa iba pong nag-upload
kanina, kagaya kanina lang, natapos ni Ruel mag-premiere. After 2 hours, nag-upload ka agad sa mga page ng pictures na halos kabuunan po ng event, pinicturan, screenshot doon ang buong event, tapos ginawang video ang mga pictures. So yun po kami ay nanawagan na sana wag po muna mag-upload sa mga page, no, lahat, kasi si Richelle po ay mag-a-upload pa bukas ng kanyang premiere. Yun po yung amin dito na si Richelle ay magkaroon po ng views. Bigyan po natin si Richelle ng views, kasi palagi po masabi si Richelle, bakit ganyan lang ang views ni Richelle? Minsan nagsabi kasi marami kasi puro lang Ruel, marami ka, meron kasi puro lang sila Richelle. Hindi po yan totoo. Ang masabi ko dito, dahil po dito sa mga fake pages. Sa hindi niyo po alam, yung fake pages ni Richelle is 50 po yung fake pages ni Richelle gumagamit sa pangalan ni Richelle. So yan po ay talagang tinatrabaho ng road. May mga iba, may mga ilan-ilan doon fake pages na kahina-hinala. Yun po ay pinapacheck na po yun sa mga IT. No? So sana sa mga nandyan lang, na sa palibot ng dalawa, sa palibot ng maglangga, kung kayo ay may mga fake pages, sana po ay itigil nyo na, i-close nyo na po yan. Kisa naman po ay mapahiya pa po kayo, no? Pag nalaman. Diba? Yun lang po yung masabi natin dito. Ano masabi mo dyan, Lynn, Boss RC, sa fake pages na yun kanina na... Uy, asan na yung dala akong kasama? May mga kausap na naman. Ako na naman naiwan. Kaya lang po. Kayo muna, meron lang akong kausap. Meron lang akong kausap. Ayun lang. Ayun, Lina, sabi ko, ano masabi mo dun sa mga fake pages? Kasi talagang kagabi, diba ang inuna namin ay yung mga fake account ni Rowell. Yun yung nakapost na ngayon sa FB page at ng Rod at FB account ng Rod. Ngayon, ang isinunod namin na i-check is yung account ni Rachel na mga FB page saka FB account niya. Ang ikinaalarma namin, bakit ang daming Rachel Morales na FB account na puro mukha ni Rachel? Yun yung kinaalarma namin. Baka yun yung mga account na yun, ginagamit nilang yung account na yun pang spam sa mga sponsor. Kasi, di ba, minsan na panood din natin kay Rachel o kay Rowell na may nag-chat na naman daw sa isang sponsor na humihingi ng pera. Baka yun yung isa sa mga account na yun, yung nagcha-chat. Kasi ang dami, may igit 40 ate. FB page, FB account pa lang yun. Tapos ang naano pa lang namin, ang ano pa lang sa FB page, mga 10 pa lang ata yung naano, pero marami pang nakikita nating FB page ni Rachel. Kaya kung alam po natin na hindi po yun kay Rachel, pwede, kung maaari, kung nakasubscribe po kayo sa FB page na yun, kung maaari lang po, nakikiusap po kami na i-block na po ninyo or unsubscribe na lang po, unfollow. Kasi namimahasa na po sila eh. Sabi ni One Survivor, na-check ko yan kanina, nakita 178 likes na ang birthday event ni Dulong sa FB page. So, yun na po kasi, no, ano ba yun, ano, One Survivor, kay Dulong na upload? Ang na-check mo na 178 likes na, or yung page na nag-upload? Yun po yung ano natin. Yung account ni Rowell ate, hindi naman siya nag-upload dun ng birthday celebration niya. Kasi bago siya mag-upload dun, mas inuuna niya yung YouTube eh. Totoo.
Sabi ni Hamida Mamonto, baka tulog na kasama mo, Ma'am Yuli. Hindi po yan tulog, ma'am. Si Boss Arce po may kausap po siya. Naglalandi po yan aming kasama. Kaya, ayan po, kumakaway. Kumakaway po siya, hindi po siya tulog. Pag ganyan pong nanahimik, may kausap po siya. Kaya, naiintindihan po namin yan, yung kalandian ng aming kasama. Jessica TV official, big love, shout out. Nagbibinata po kasi yung kasama namin. Kaya, kaya lang po ang naging... Sabi niya yung FB na nag-upload at Yoli. Totoo po. Kaya, ang pagkaalam ko kasi, yung pagkaalam ko yan, one survivor, yung ano, pakyat din at Yoli, sabi ni Jensky. Sige, Jens. Ang pagkaalam ko dyan, sir, one survivor, yung ano, yung tawag nito, yung nag-ano eh, parang pagkaalam ko dyan, nag-comment dyan yung ano, yung Road FB sa nag-upload na yun, na nakiusap na kung pwede ay hintayin muna na mag-premiere si Silangga. Pero yun nga, sabi, yun kanina may nag-comment dito na may nag-upload, no, may post, no, sa FB nila na kasiraan ng Rochelle. So, ayan na lang po natin. Wag po tayo kung... kasi alam po yung lahat po ng aming ginagawa ay alam po ni Ruel at ni Rochelle, no? Nagbabasa si Ruel at si Rochelle sa GC kung ano po mga hakbang na dapat namin gawin. Sila pa ngayon ang video na lang. Gaya niyan, yung minsan, kanina umaga, si Ruel niya mismo ay nagpatungkol dun sa kay, ano, no? Kay One TV na nag-upload. Ay talagang... Okay. Yung this past few days kay Rachel naman, yung FB page na fake, siya yung nagbaba doon. Yun yung gusto namin kasi, dahil kahit yung dalawang bata, nakikipagtulungan sa amin. So, kaya nga, hinihiling din namin sa inyong lahat na Rochelle community, makiisa rin po kayo. Tulungan nyo po kami kasi hindi po namin ito makakaya ng kami lang. Kailangan po namin yung tulong ninyo ng mga supporters ng Rochelle. Totoo po yan. Kasi mismo si Rochelle ay nagbababa po sa GC ng mga fake account niya, no? Na ibig sabihin, pag binaba po ni Rochelle ay yung mga fake account doon sa GC, ang gusto niya po yan, ipinapacheck po niya sa road. Pinapacheck po doon. So, yun pong pinakagusto namin dito dahil si Ruel at si Rochelle ay nakikisa po talaga sa amin. So sana ay hinihingi namin dito sa lahat po ng Rochelle community, sa lahat po ng mga admin, ay makiisa po sa amin din. Makiisa, hindi lang po sa amin, makiisa po sa Rochelle para po lalong lumakas ang Rochelle community. Wala po kami, kasi kung makita natin, alam natin. Halimbawa, may page ka, alam po natin pag may page, may kita. So siyempre masaya po tayo kung may malaki yung kita niya. Alam din natin na malaking maiambag niya sa dalawa. Kung nag-aambag? Diba? Yun lang ang question. Kung nag-aambag? Yung tanong, nag-aambag ba? Ay, hindi ko alam. Marindag, you make love, shout out. Hindi ko alam. Kasi, syempre, kami naman dito, minsan guys, may mga private, no, na mga... Ano kami, may mga private kami, communication, private kami pinag-usapan sa GC with Rochelle and Ruel. Hindi naman po namin pwedeng i-discuss dito sa live. So sana maintindihan po ng lahat na nasa loob ng community ng Rochelle. Rochelle UAA, mayroon pa fake account si Rochelle, nagpanggap ng online business niya sa mga damit. Sabi, para daw makatulong sa kanya pag-aaral at magkapatid niya. Nag-comment ako, fake delete niya comment ko. Yun po, pag yun po i-delete yung comment niyo, sigurado po, fake po talaga yan. Diba? Kaya nga yung Rochelle, yung inano natin, yung nalaman namin yung fake account ni Rochelle sa kay Rochelle lang mismo is mahigit po na, nasa 50 na po yung fake account na check natin. Diba? So, ano pa po ba ang views na makukuha ni Rochelle kung
itong mga fake account, alam po natin yung mga ibang fake account doon na na-chat ni Jinlyn is iba doon ay ginagamit na lamang sa pag-i-scam, pang-scam sa tao, lalo na pag-scam sa mga sponsor. Yun po ang nagagamit nila doon sa FB page na ginamit nila ang pangalan ni Rochelle Morales Vlog. Ginagamit na lamang ng iba na pang-scam. Yun po ang nakakalungkot doon. Ayun, sabi ni Rochelle, ay dami nag-comment sa kanya, nag-order sa kanya, tapos sabi niya down payment muna daw. So, yun nga po doon. Yun po yung sinasabi natin, Rochelle, na ang ibang fake page ay ginamit ang pangalan ni Rochelle para mang-scam. Mabubudi naman, no? Mabubudi naman sila. E di, yan ang budol. Kung si Rochelle Boss Arce, di ba diba kung ganyan sabi kasi ginamit sa online selling, mga damit, di sana pinakita lang ni Rochelle sa live. Ay, nag PM sa akin na si Ma'am Christine Lopez, yung content creator ng content creator yung creator nung ano ng page ng Sydney. No, siya ay nasa London ngayon, so nagpapasalamat siya dahil na-congrats ko nga. Sabi ko, ituloy lang nila yung kaayusan sa kanilang page, sumunod sa rules. And then, ito ngayon, nagpasalamat siya. Thank you so much po doon sa page ng Team Sydney, no? Sa pangunguna ni Ma'am Christine Lopez. Shoutout sa iyo, Ma'am Christine Lopez. Ingat ka dyan sa London. Yan. Thank you so much po, ma'am. Sabi ni One Survivor, naiintindihan ko na mabigyan na talaga ang responsibility ng road. Dito lalo na sa event kanina, na-mention doon ang mga bigating sponsor nila Dudong, baka lalong magka-idea ang mga fake na mang-scam sa sponsor. Totoo po yun. Totoo po, tama po kayo, One Survivor, na sobrang bigat po, mabigat po ang mga responsibility na binigay sa amin ni Ruel, no? Pero siyempre kami naman gagawin namin ang abot kaya namin maitulong sa kanilang dalawa ni Rochelle. And of diba? Course, shout out sa iyo, Ma'am Colleen. Yan. Ito ba si Ma'am Colleen yung kabiroan natin sa mga live? Ano? Lynn? Okay. Shout out sa iyo. Yung naranasan namin dito bilang reactors dito, no, sa dalawang langga, ay hindi basta-basta na kung nadaanan namin, may iyakan, may tawanan, pero patuloy lang din po kami. Mayroon pong time minsan na may isa sa amin magsabi na gusto nang sumuko, pero wala, tuloy-tuloy pa rin po kami. Pag naisip po yung naumpisan, kanya-kanya po kami, ako, si Boss Arce, si Jinlyn, at saka si Presley Sanabal. Ang ginagawa namin, hindi balikan natin kung saan tayo nag-umpisa. Diba? Pag nabalikan namin kung saan kami nag-umpisa, yun magbigay naman kalakasan sa bawat isa sa amin. Yung tama po yan, grabe po yung amin ditong hinaharap ng mga responsibility. At tama po, ito po, masabi ko, isa po kong testimony po, no? Testimony ko po ito bilang isang kalingap na ito pong ginagawa ngayon ng Road Reactors ay hindi po namin ito nagawa sa kalingap. Hindi po namin ito nagawa yung maghabol, maghanap ka ng mga fake account. Hanapin mo si kung sino mga fake account. Hindi po namin nagawa yun bilang, hindi po talaga namin nagawa yan sa kalingap. Dito lang po at napakapalad po ni Ruel o Malalag at Rochelle dahil sobra po ang pagmamahal sa kanila talaga ni Frisley Sanabal. Totoo po yan. Kaya lahat kami dito is Patuloy lang hanggat sa kaya namin, di ba? Pupuyat. Tuloy lang, puyat. Kaso ang lolo niyo hindi na pwede magpuyat. Kasi bawal na. Mayayari tayo ni Lola. Este ni ano. Mayayari siya nila Banos. Yeah,
Kaya kailangan namin tulong nyo guys sa huwag nyo kakalimutan. Tulungan nyo kami sa paghanap ng mga fake page. Tulungan nyo kami. Yung mga sabi ni Colleen, dapat kasi for promotion ang gamit ng mga page and group i-share ang mga yes, upload. Exactly. Yes, exactly. Totoo yan. Kulit-kulis na yung pagkakitaan. Yung mali nga, yun nga kasi nga Colleen eh, pinagkakitaan na nila ang Rochelle eh. Diba? Pinagkakitaan nila ang Rochelle na kaya negosyo nang nangyari. Pero maraming maraming salamat pa rin sa inyo po sa aming pagsama sa amin dito. Na 130 nandito pa na may natira pang 130 sa ngayon ay malapit na tayo mag 2 oras plus ay, ikaw ba naman mag live ang isang Yoli vlog o di ba sa kalam yan yun eh kasi sinabi niyo mag live ako eh alam niyo po guys alam niyo po wala po talaga sa balak na wala po talaga sa plano namin mag live kaso nga lang yung silangga si Rochelle na nagsabi po kay ano no kay President Priscilla Sanabal na yung kanyang upload sa kanyang premiere ay bukas pa. So, yun po yung inabol lang natin noon na para mapanawagan na sana ay wala pa pong mag-upload sa mga pages at ganun din po. Kasi ang pakiusap sa amin ni Priscilla Sanabal na kami mga reactors huwag muna mag-reaction hanggat hindi nakapag-upload si Rochelle ng kanyang premiere. So, magkasino bang mag-sacrifice tayo ng kahit ilang isang araw pa, di ba? O Sarsi? Totoo naman. Ano, bago sila magbigay ng video call, ano? Video call nila muna. Yung si Ruel ba or si Rachel? Opo, kung mag-a-approve. Ganun lang naman. Kasi kailangan kasi respeto rin tayo dun sa, ano, sa content creator. Dahil ano po nila yan, eh, pagmamayari po nila yan, yung video na yan. Ang Supremo matagal na nagpaparamdam kasi sumilip ako sa Pinas. O kasama ka dun sa ano, diba, sa Baguio. Sana all may lola. Nandyan na naman to si Colleen. Atay. Diba, Colleen? Ay, Colleen, sana all may lola, sabi ni Colleen. Good po, nakikita mo na po sa siya mangyayari sa'yo. Ay, shoutout doon sa ano, sa, kay, ano, sa'yo na alam mo na yan. O, di ba? Ay, hindi niya mabanggit ko, Lin, o. Oh. Alam mo na yan. Basta kay Lola, tapo. Pero basta tingnan niyo. Pag natin pagbigyan na natin, Colleen, si Busan, si pumapagbibigyan. Kaya pagbigyan na natin muna ngayon yan. Tingnan niyo na lang yung, ano, yung latest reels ko, yung reels ko doon. Yun na yan. Yun, di ba? Pa-check nyo guys sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan kay Boss RC Supremo. Subscribe po at check nyo po ang kanyang reels. So, ayun. Grabe yung ano natin dito, yung mga naranasan. Pero sige lang, go, go, go. Wala tayong ano, sa lahat, sabi ni One Survivor, sa lahat ng supporters ng Rochelle Entire Charity Group. Same support din ang ilagay natin sa Lord. And reactors dahil sa kanila din matatawag ang sacrifice. Totoo po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. One Survivor. Thank you so much. At maraming salamat sa inyong lahat na nandyan. Ano? Sa, ngayon, nandito yung nanatili na 100, ano to? 137 na tao. Sana all may 137. Yan. At saka doon ba kanina, totoo po yan, ano, ng Rochelle UAA, totoo po yan, pero sige lang, yun nga, sabi pag yung tao ay talagang inano mo, naalipusta mo, siya po yung tinataas, di ba? Tinataas po siya, kaya nakita natin kanina yung mga blessing na dumating talaga kay Dudong Ruel, grabe, lahat ay mapahiyak na lang doon sa tuwa. Sana all, kaya sana lahat ng supporters magkaisa po tayo. Team Puyaters na po ang mga viewers niyo. Ha. Yan. Thank you so much po. Thank you so much, Mama Linsky. Hello to
to ano na daw 219. So guys, medyo magpaalam tayo no, dahil ito si Princess RC talo sa amin dalawa ni Jinlyn. Jinlyn na tayo 2 hours lang difference ng oras namin sa Boss RC is 2:19 na pala Philippine time. So yes, siguro magpaalam na dahil baka maano naman to si Boss RC sa kanya mamayang ano. Hindi yan matutulog ate. Hindi yan matutulog. So yun ha, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa RORD. Yan, sana po eh magkaisa na po tayo, no? Kung meron man ho kayong nakikitang problema or hindi ka nais-nais na diyan sa mga uploads, mga fake page, pwede niyo pong i-report yan sa RORD, no? Meron naman pong page at meron dong pwede kayong pumasok sa GC, meron doon. Open naman 'yon for all supporters na pwede niyo ilapag doon yung mga screenshot nyo. And pwede niyo rin pong i-private si Ate Yoli, si Jenlyn TV, si President Di Sanabal, and of course si Vice Borloloy Stinking. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sabi ni Tita Ping, kami bilang trosa, hindi kami kalingap, but we all abide by the law of kalingap. Yan ang sabi ni Tita P. Ang galing nandiyan ang ano ng trosa. Yung pakiusap natin kanina sa unang, pakisabi na lang ate sa miyembro ng trosa para sila na yung ano. Ayun pala Tita P. Dahil trosa pala si Tita P. Yun po kasi napag-usapan po namin, no, na dito sa road, dahil siyempre alam po natin yung ating presidente ay may connection po doon sa sponsor, sa major sponsor ng second event ng birthday ni Langga, na napag-usapan namin na ipanawagan ng MC or ng host sa event na kung pwede wala po munang mag-upload ng mga video clips hanggat hindi natapos mag-upload si Langga ng kanilang mga videos and Ruel. Yun po no ang aming napag-usapan na so yun po ang nakaplano sa second day ng event ng birthday ni Langga na i-announce ng host na wala po munang magkuha ng mga video clips, walang may mag-upload kahit na sino pang page. So sana po Tita Ping ay ma-suggest din po no, dahil nandito ka pala, ma-suggest din po sa kay Ma'am Hana Hanley na ganun po yung gawin nyo para po ito, para po sa kay Langga. Yun pong ano natin. Kasi dito po si Richelle po is marami pong fake page na gumagamit sa Richelle Morales vlog. So pag hindi po tayo maging mag-igpit po doon, ay kawawa po si Richelle no, magkano na lang matira sa kanya mga views. Wait lang ha, magbababa lang ako ng link kay may nanghihingi. Puntahan nyo na lang yung channel kung walang kakwenta-kwenta. Ayan po yung channel po ni ano, ni RC Supremo naka-pin po. Hindi yan. Sorry. Second channel ko yan. Dito tayo sa ano, first. Agoy. Kahe? Baba mo. Gagi. Ibaba mo para i-pin ko. Ito. Yan. Yan, yun, ano. Yan yung channel ko. Nakababa na. Okay po. Ayan po yung channel niya. Nakababa na. Bakit hindi kong pin? Hindi ko ma-pin. Habulin nyo na lang yun, guys. Habulin ka, good. Hindi ko mapapin. Apon ka. Watching here in Baguio City. Mabuhay. Mabuhay ang Lord. God bless all. Thank you po. Yala, alas dos gising pa si Kapon ka. Ayan po. Ano po yung ano, yung baba po ng link ni ano ni Boss RC, ayan po. Hindi ko talaga ano, kasi delete comment or put in time out.
Gatay. Thank you, Ma'am Linsky. Thank you so much. Sabi ni Tita Pink Boss RC, sir po, ayaw naman namin na may mag-upload at bago ang maglangga. Thank you po, Tita Pink. Yun lang po yung ano. Thank you so much. Mabigyan po natin muna na sila talaga ng ano tawag nito ng thank you so much, Tita Pink. Yes. Thank you so much. Ma'am Sab, ayan. Thank you po. Sige po, sige po. Sa aming nag-iisang parites. Parites yatay. Uy. Tita Pink, shout out po. Ayan. Nag-iisa po ang binata ng Ron. Pakisuportahan po ang nag-iisang binata ng Ron. Ayaw, ma'am, wala na. Sana po, dito po sa natira pa natin, ano, no, 115, ay ma, may bigay po natin kay Boss RC Supremo po ang ating subscription. Thank you so much. Bago po tayo mag-end. Maraming salamat sa dumikit. Ay, sabi ni Naya Bakula nag-dan sub, Sir RC. Thank you po. Ayan, sabi ni Tita Ping, huwag po kayong mag-alala dahil iniisip din namin ang views na maglangga. Yun, salamat po. Salamat, Tita Ping, salamat po. I think si Tita Ping kilala ko to. Ito ba yung ano, yung sponsor to eh. Trusa nga. Nakatrusa nga, ito naman. Ayun, trusa. Pasensya na kayo ah, iba yung iisip niyan eh. Nasa ibang planeta yung isip. Hindi kasi ito siya, pumupunta to sa live ko dati, si Tita Ping. Tapos nagpunta siya kay Lela Mendoza, tapos, tama siya na, oo. Ayan, sabi ni Tita Ping sa'yo, nakasab na ako, matagal na nakasab sa'yo, RC, sabi ni Tita Ping. Thank you po, Tita Ping. Ayan din po guys, bumababa po ng, ano, ng link si Trot. Kung makaya pa po natin, ano din po natin, no? Tulungan po natin siya na maabot niya na po na 27K na siya, no? Malapit na po siya mag 300 na lamang po siya ay mag ano na rin, mag 3K. So, tulungan po rin natin kung kaya po natin. Ginalingan ni My Merit Rugudo, Dan Sub, Sir RC. Thank you so much. Thank you so much. Sige po, mag-ano lang tayo po sa RC, mga ano na kasi, 2:11, anong-ano natin, hanggang sa anong oras? Hanggang bukas daw, guys. Kayang-kaya yan eh, sa RC. Yan po. Oo, nandyan yan, nanonood. Yan, galingan ni Maymay. Ano niyo po siya, paano niyo po kaya, paangatin po natin, pataasin natin yung ano para po ma, ano na rin yung ano ni po sa Arsino, at saka supportahan po natin guys sa kanyang bawat live. Behave silang dalawa sa live ko, pero pag live mo, manda ka. Ginalang yan ni Maymay Rigudo. Ano sabi? Hindi, sabi ko, behave kayong dalawa ngayon, pero pag sa live ni RC, hindi talaga niya ako mapabehave eh. Bahala ka, meron akong ano, in-upload na yung kalma. Kalma ka dyan. Kalma. Sige ay, guys, gusto pa po mag-dikit dyan kay, ano, kay Boss RC. Uy, ano, Teoli, testingin mo nga, Teoli. Yo, no? Oh, di ba? Yung isa. Ayos pala yun. Sabi ni ano ni Linsky, Jen, pwede bumaba ka ng link mo, sabi ni Linsky. At Yori, sino po yung isang kasama nyo? Si Jen Lin. Lin po. Lin, pababa ng ano, ng link mo. Pati baba. Ano bang link mo? wait lang, giyatay. Hey, Diyos ko. Santa Maria Magdalena. Nagturuan pa itong dalawa na to. Wait lang. Ito na. Ako pa.
Nakasubscribe ako dyan eh. Kahit basher ko yan, mahal na mahal ko yan, oy. Ay, pag hindi ka nag-shoutout sa akin, nag-shoutout ka sa clean, sabi ni Marigoto. Ayan. Ayan, binaba ko na po. Ayan. Yung ano. Pinagalingan ni Mama Marigoto na yung bagay. Ayan na po, na yung bagay. Sama nyo na rin po. Sama nyo na po si ano, si Jeans. Lynn, ito po maganda no sa bawat live natin. Tapos bago tayo mag-end, doon na lang tayo magbaba ng mga link. Patay ka sa akin, Butard. Ayan. Yan po yung channel ng basher ko. Si Jane Lynn TV. Dapat sinabi mo, ito po yung channel ng aking basher. Hindi bumaba ka lang dyan. Biglang shout out. Kapsat Lynn, sabi ni Maribel Hernandez. Diyos ko po, ang ilaw ko ba? Ano pa rin, barado? Vacuumin mo kasi yan. Balik ako. Ate Maribel Hernandez, may galag shout out. Dan Sab na din, sabi ni... Kay Kapsatlin, sabi ni One Survivor. Ayun po guys, yun na lang po ang ating tingin, no? Hanggang ano po tayo guys, hanggang umaga daw tayo, sabi ni Busaro, si Malay ko sa kanya. Sa akin dito po, sa ano pa lang, alas 7:30. O yung ano, yung baka mo sa... Thank you, Joel Castillo. Alalahanin na, Bot Archie. Sir RC Supremo, 2.0. Thank you so much. Second channel ko po yan. Yung 2.0. Yung main channel ko po is yung nakapin sa taas. Hindi nga nakapin. Eh, ba't hindi mo pinin? Hindi ko nga mapin. Sabi ko, pero may nakapin ako dyan sa taas. Yung yata sabi mo, second channel? Oo, second channel. Yung nakapin sa taas. Ibaba mo kasi ulit yung ano mo. Ibaba mo ulit yung ano mo. Yung main channel mo. Ito kasi si host eh. Pamali-mali eh. Ikaw yung ulan mo kasi. Bakit ginamit mo kasi ang ano mo? Ang tawag nito, bakit ang ginamit mo yung ano mo? Yung second channel. Alang kay. Para hindi ako masyado sumikat. Ayokong sumikat. Pero po. Gusto ko simple lang. Oh, kalma. Ito, guys, ito ano, parinig ko sa inyo, Team Song ni Boss RC. Yan, channel ko yan. Yan, ano, yan nandyan. Ayan na po yung channel ni Boss RC. Ito po ibaba yung kanya, bahag, Team Song. Sir, para matusok, sabi ni yata, Survivor. Yata, visit Survivor ka. Magalang shout out Ma'am Corazon at Kenza. Kalma. Sabi ni Royce Vlog, shout out sa lahat ng live viewers. Ayan, thank you. Ma'am Joy Castillo, shout out po. Nagsisilan pa, sabi ni Joy. Ano kami yan, Joy? Buzzer kami yan ng dalawa dito. Itong kasama namin, buzzer niya kami. Eddie Villamor, nakasub na ako kay niyan kay RC, sabi ni Eddie Villamor. May baba mo ba yung ano, yung link ni Priest Lisa na Balin? Ah, ikaw na lang RC, naka ano kay PCK. Shout out at Yoli, watching from? Woman Jordan, Woman Jordan. Thank you po. 10 subs, Sir Harsi, sabi ni Hamida Mamonto. Alam niyo po guys, pag yan ay hindi nagsasalita, may kausap po yan. Kakausap niya yun yung kanyang ano. Sige lang ate, sige lang. Ako ay may kausap din. Alam mo may na. Kausap din daw ito sa... Pero dito kasi wala naman tayong ano na lang naman tayo, yung inano na lang natin dito, halos nasabi na natin yung topic. So inano natin dito yung mga channel nyo na lang na mapaangat natin. No, yun na lang yung ano natin. Salamat, Ma'am Yulit. Walang ano man po, Sir Edie, dito lang po sa atin, no, basta tayo po ay
good vibes na po tayo, wala pong awayan, wala pong problema talaga sa jacket. Maganda kasi tingnan pag lahat kayo dyan naka-blue. Kasi ganito po talaga kami magtrabahong Lord, kahit may kausap, may anon, nag-uusap. Totoo po. Kapunka, dansab kay Sir RC, sabi ni Kapunka. Ganon po kami dito, minsan nag-ano kami, natutulog talaga kami dito, itong mga kasama ko, natutulog po talaga ng umaga na sa Pilipinas. Dahil yun nga, nagtatrabaho, lalo na pag nag-uusap lang kami na ganyan, pero yung iba kasama natin, nandun na nakacheck, nag-check na sa mga fake page. Tita Ping, Miss Yoli, nasabihan na namin ang organizer na walang camera event, sa event ng Rochelle maliban kay BSM, Kalinga Prab, Vincent Kanyada at ang Maglangga. Tama po yan. Maraming salamat po, Tita Ping. Totoo po yan. At saka, maganda kasi, di ba? Maganda talaga na sila muna magkaroon ng mga upload itong dalawang Maglangga. Kasi na, alam po ba, Tita Ping, na ano ko yan noon? Doon ako niya nakakuha ng idea nung naalala niyo yung kasal ni Rob. Yun din po ang kanilang pinanawagan at saka sinasabi po doon sa event, no, na walang kukuha ng kamera, walang kukuha ng upload, ng mag-upload, walang kukuha, kundi si Kalinga Prab lang at saka si Kuya Bal at Edna. Kaya tapos walang may mag-upload hanggat hindi natapos si Kalinga Prab sa pag-upload sa event ng kasal. So sana ito po ay mangyari din sa big event ng birthday ni Langga Rochelle. At sila na bahala mag-usap mag-premiere as sa event. Totoo po yun. Sabi ni Eddie Villamor, may reklamo yata ang Hong Kong, ma'am, kahit pick bawal na. Bawal na po ba kahit pick lang? Actually, Sir Eddie Villamor, hindi naman po bawal ang pick. Kaso lang po, ang ginawa ng Team Hong Kong, bawat anggulo po, kinuha na at in-upload po para na rin po siyang nagpakita ng video sa ginawa po niya. Sabi ni Eddie Villamor, akala ko kasal din ang ng Maglangga. Ano pa lang, yun po yung pinakabungga na ang tawag nito na dibuno dahil sa sobra pong talagang pagmamahal ng mga sponsor sa kanilang dalawa. Ayun, wala pong pakimi yung mga sponsor sa paggastos po sa kanilang mga sa party na ibinibigay po sa Maglangga. Ganon po nila katotong mahal. Opo, Sir Edwin, makita naman po ninyo sa upload po nilang picture bawat anggulo na po ng premiere ni Rowell nakinuha po, in-screenshot. Sabi ako ni Michelle, maangoy kasi. Eddie Villamor, ay, ganun po ba? Totoo po, ano po yun? Kaya ganun po, di ba, nakita natin, alam po natin kasi, di ba, sa mostly sa mga debut party ay yung deputante lang talaga. Pero dahil po nga dun sa sobrang pagmamahal po talaga ng mga supporters sa kanila, ay talagang pinunggahan po talaga ng todo. Nakita naman natin yung unang photoshoot, tapos ito ngayon ang pangalawang photoshoot, nakita din natin dahil lahat po tayo dun ay napahanga sa kanilang mga photoshoot na ginawa. Kaya, grabe, mapalad po ito. Ito lang hinihingi natin na sana ay wala pong magbabago sa kanila, hindi po magbago ang kanilang pag-uugali. At yun din nakita natin na si Ruel nga mismo, yun yung nagsasabi no na lahat ay ginagawa niya para sa future nilang dalawa. Diba? Yun po ang ano ni Ruel. Actually naman, Ate Yoli, kasi sa ano na page ng Hong Kong chapter, sa araw na ito, hindi naman natin sila dinalaw, di ba? Pero dinagsa tayo kasi ng reklamo, kaya lang napuntahan natin yung page nila. Opo po, hindi po, ano po, kung wala po talaga, ano, wala pong nagreklamo, wala, hindi naman po talaga sila mapuntahan.
Kaso nga po talaga maraming naglikramo. May naglikramo po, naglikramo, nagparating po ng likramo sa road, sa tungkol po doon sa kanilang tawag nito, tungkol doon sa kanilang upload. No, sa upload nila, may naglikramo po doon sa road, kaya ganun po ay na. Parang yung road yata, nag-comment din po yata doon sa kanilang post na yon na wag mo na mag-upload. Simple po, kung ano ko lang, no, kung ako lang, kung mahal ko yung silangga, sa ganun po pakiusap, kung talaga po ano natin, hintayin po muna natin kasi si Rochelle nga po hindi pa po nakapag-upload ng kanyang premiere. Yun lang po ang pakiusap doon na hintayin po si Rochelle na makapag-upload muna ng premiere bago po tayo mag-upload ng mga gusto natin i-upload din sa ating mga page. Wala po doon masama kung iniintindi lang po. Kung hindi po nila nininegative yung pagsita. Hindi po magsisita yung ano, yung road kung wala pong reklamo. Sa atin po ay talagang ina-actionan lang po yung mga naglikramo. Diba? Tsaka huwag din naman nalang sabihin na sila lang nababantayan dahil yun niya po ang fake page po na naating na-check is sa kay Rochelle lang is 50 po pero hindi pa tapos po yung pag-check sa mga fake page na yon. So sana maintindihan po nila na hindi po kami nami-personal, no? Hindi po namin pinupersonal yung nag-upload kanina. Ang sa atin lang, sa amin lang, ay sana maintindihan din po nila yung sitwasyon. Ate sa GC Lapaghagdan para akyat road. Sige po. Kaya ganun po guys, no, yung ano natin, hindi. Wala kasi ko dito FB. Wait lang, wala kasi ako dito FB. Wait. Wala na yata to balak matulog yung makasama ko. Oh, kalma. Ikay ko nga luma. Ngayon na. Ngayon ano? Ay naklaro ko na. Oh, wow. Kalma. Sana ako naklaro. Oh, kalma. Naklaro ko na siya. Believe talaga ako sa'yo. Oh, kalma. Seros ka pala. Ay, putres mo! Oh, gusto mo ako naman magselos. Yay. Naku, madadali tayo dyan, Donya. Sana all. Kaya tumigil ka dyan sa kasabing magselos ka. Dahil pag akong nagselos, Diyos ko, magtago ang tumbol mo, Ars Supremo. Giyatay ka. Diyos ko, napaubo ko dun. Dali lang, hinahanap ko dito. Wait lang. Nasaan ba yun? Len, mag-message ka ulit nga. Mag-message ka nga, Len, sa GC, Len. Para makita ko. Para maano, baba ko sa iyong hagdan. Giatay. Sana all, naklaro na. Yung binabasa ng kapatid ni Dudong habang basahin mo nga muna, Boss Arce. Dali lang ha, bago ko basahin, dahil di, may kausap to kasama ko eh. Lumabas ka naman. Ito na, Jen. Ito na, Lynn. Wait lang. Wait a minute. Ito na. Huwag ka kasi magalaw, nahuhulog ka tuloy. Ayan, nakita mo na, Jane Lynn? Ano yun, sandali. May nakita akong ano, gusto kong basahin na comment. Naya, balag, Ate Yuli, mga nasa Pinas, puyat na tayo dito sa UAE, maaga pa. Totoo nga po,
Pero yung ano namin, nag-iisang binata, walang tulugan daw. Nagtaka din ako, sabi ni Michie, nagtaka din po ako, bakit na laman ng mga upload nila puro Rochelle, sa meaning, so meaning kumikita sila dahil sa Rochelle. Ang tanong, nagbibigay din po ba sila sa charity and sa charity ng Rochelle, just asking lang po. Yun pong pinaka-question dyan, Miss Lynn. Yun yung question dyan. Ano masabi mo dyan po, Sarsi? Ako, ayon sa aking dahonan lang ka, magulo yung grupo na yan. Hindi nagbibigay gamit ng mga video. Ayun po. Magbigay kayo. Sabi ni Tita Ping, sa totoo lang, once na nag-upload kami ng 4 minutes sa clips, doon ba sa bahay ni Erica, since narinig namin yan sa road, pinag-usapan namin niya at yun may permission pa ni Dudong, but since bawal sumunod po kami. Yun po kasi yung ano po, Tita Ping, yun po napag-usapan na noon na kasama po si Roel, yun napag-usapan na pag tayo po ay kumuha, lalo na po pag hindi, ang ano ni Roel no, sa mga hindi reactors, ay kumuha lamang po ng hindi po kayo higit sa 60 seconds. Yun po ano. Baling ano ni Roel, okay lang na reactor sana, kung mga reactors, official reactors ni Roel, ay yun ang kanyang binibigyan. No? So dito, hindi po kami, porket kami ay official reactors ni Roel, hindi po yun namin ginagrab na para mag-aboso. Ito po sa amin, yung mga trabaho namin dito, bawat isa ay hindi rin po basta-basta. At kasi iba po yung trabaho ng reactors kesa po doon ikita nag-upload lamang po. Kumuha ka ng clips, tapos upload mo sa page mo, iba po yun. Basta kalma. Oo, kalma. Sabi ni Rodel M, buti pa yata yung nagbigay ng money cake na puro dollar. Tahimik lang. Eh, totoo po, tahimik po talagang mga titas sa Amerika, no? Yun po mga sponsor ng titas sa Amerika, tahimik lang po talaga sila pag sila ay magbigay ng event sa Maglangga. Kung naalala nyo, ng unang birthday ni Langga, no, naginanap noon sa Kalinga Prab ang nag-organize pa noon. Ang second day din po ng birthday ni Langga, sila po yung nag-sponsor. So ngayon din po ay sila din po ang sponsor sa second day ng birthday ni Langga. Then ang first day po ng birthday ni Langga ay ang Trosa po ang sponsor. Yan, Ruina Biran, shout out Ate Yoli, watching from Hong Kong Rochelle Pass. I thank you po. Oh, kalma. Nagkilos ka pala. Baby, kalma naman nito. Yeah, masaya po, naka-order. Tama po kayo, timing lang sila mag-support. Sabi ni Tita Ping, sumunod po kami doon, walang problema sa amin. Maraming salamat po, Tita Ping. Yun, diba, Tita Ping? Masabi ko talagang mahal po natin yung Maglangga. Madali po para sa atin ang sumunod, di po ba? Simple lang po yun, diba, Boss Arsi? Kung mahal po natin yung Maglangga, wala pong mabigat sa atin para sumunod. Yun lang po masabi ko doon. Kung mahal po natin sila, hindi po problema pagsunod sa mga rules. Ganun din po sa Kalingap. Kung gusto niyo po talaga makatulong sa Kalingap, sunod sa rules. Yun lang po yung ano natin. Pero kung... Yeah, mahirap sa kanila kasi yung pagkuha ng clip. Siyempre, mag-edit pa. Yung edit sama pag video na ni Dodong, yung upload diretso na. Hindi. Pero agad. Eh, yung role. Si Ruel din naman. Ganon din ka naman kay Ruel. Bago si Ruel na-premier, nag-edit din naman mga yun. Yung rules namin, napakadali lang. Kaya nagtataka kami bakit hindi nyo masunod. Well. Kaya kalma. Huwag kayo magalit sa RORD kasi
ginagawa lang naman po namin kung ano yung nararapat. Saka itong ginagawa po namin is, alam po ito ni Roel, alam ni Rachel to. Hindi po ito personal na kagustuhan namin para lang magpasikat sa inyo, hindi po. Wala ho kaming ano dito, sweldo. Ang amin dito is, nakaano kami kay Roel at saka kay Rachel. Maprotektahan namin yung views nila. At saka isa po po doon sa, ano, sa road, no? Ilan pa lang po kami dyan ang mga monetize ng channel. Ilan po mga hindi po monetize. Ito po sa Boss Ars, hindi po yan monetize ng channel. Si Kabs at Jinlin, hindi po monetize ng channel. Pero nagbibigay po yan pagdating ng ambagan. Nagbibigay po sila. Kaya huwag po nilang sabihin na naiinggit ang road. Dahil wala po kami sahod dito sa pagiging road. Ito po ay ginagawa namin voluntary na gusto namin lamang tumulong sa maglangga. No? Kumbaga, ito po yung pinatuloy lang po namin yung hangarin mo ng MERD, hangarin ni Tita Emmy, na papaayos yung sistema. Yun po pinakatamang words nun. Yung hangarin ni Tita Emmy no, na gusto lang maayos ang sistema ng Kalingap. Kumbaga, yun din po yung ginagawa namin bilang Rome. Ginagawa po namin, mapaayos lamang po ang sistema ng Rochelle at mapagbuo ang buong Rochelle na hindi po magwatak-watak. Yun po ang aming hangarin dito. Oh, kalma. Ikay ko malam. Saan ang kalma mo? Kalma mo dyan. Alam mo kasi ate, itong binata natin, masaya to, nakausap na naman kasi. Huwag kang maingay dyan. Kasi nahulog ka na, Jin. Alam mo, Jin Lin, nahulog ka kasi. Sabi niya na ayos niya na yung kausap niya. Huwag kang maingay, nanonood siya. Nanonood ayos niya na kasi, kaya ganyan ka-happy yan. Hindi na, hindi pa naayos. Hindi pa naayos. Sana all. Kaya dito sa aming kasama na, oh, kalma. Sumunod po kami doon na walang problema. Namumulutan na si Sir RC, sabi ni One Survivor. Kasi may kausap yan, ano? One Survivor, may kausap yan. Ang galing ni ano? Ang galing ni One Survivor. Namumulutan daw ako. Totoo. Meron akong kinakain na cheese steak. Ano nga? Naririnig pa namin pang kagat mo. Paingit ka dyan. Akala ninyo, mani yung kinakain ko. Kahit ako, nakikita ko ang upload ng team Rochelle Hong Kong Chapter Grade. Grabe, ang sisis. 16 yata yung 17 pictures nila, ang lahat nakasayaw. Nilang Garishel nakuha nila. Yun nga po yung sinasabi natin. Kasi wala naman po problema kung mag-upload kayo. Kung sana, hintayin po natin na makapag-upload muna si Rochelle. Dahil yun lamang po ang hinihingi natin. Kahit kami nga po, reactors, hindi pa muna kami makapag-reaction. Kahit na magdating na sa 24 hours si Ruel, kasi hintayin po natin muna mag-upload si Rochelle. Dahil kanina, yung... si Rochelle, nakapag-upload si Rochelle, nag-premiere, tinigil niya dahil doon niya nalaman ni Rochelle na si Ruel ay may nakaset na premiere. Yun po yung nilapag ni Secretary kanina sa GC ng Rod na ang mga reactor, wala mo nang mag-react hanggang hindi pa si Rachel kasi bukas daw mag-premiere din. Kaya hintayin din namin si Rachel na mag 24 hours. Sabi ni Tita Ping, kasi yun yung... Tapos ka na, Len? Ah, sige ate. Sabi ni Tita Ping, Kabsat, pagalitan mo nga si RC, pumapag-ibig na. Hindi niya yan, Tita Ping, hindi niya po yan mapapagalitan. Kasi siya pong editorial ni Boss RC, sa mga upload ni Boss RC. Hindi niya po yan mapagalitan. Bukingin ko na itong dalawa, hindi niya po yan magalitan si Boss RC kasi... Yung mga upload ni Boss RC sa kanyang reels, yan po ang kanyang editor. Diba? Nasaan na ba si Miss Yen? Ayan, Miss Yen, sana all. Sana may ganyan ka rin, Miss Yen, no? Ano na naman yung sana all na yan? Ang nagagalit, sabi ni Rodel M. Ang nagagalit sa Rod.
May sariling interest. Correct ka yes. Dyan. Correct, correct. Tita Peng, paano ko sagot, po... ano, Rodel M? Tita Peng, paano ko po papagalitan si Boss RC eh? Pag hindi ko po siya ginawan ng reels, ay nako, hindi po niya ako titigilan. Ako ba yung napasama? Lawa. Akala mo wala ka dito, ano no? Akala mo wala ka dito, basher, no? Ewan ko pa kasi si Tita Peng. Bakit na namin ni Tita Peng pumapag-ibig ka? Uy, hindi ko. Tita Peng, ha? Ikaw, ha? Marites ka, ha? Magkang ganyan. Pero wag ka, Tita Peng. Yung advisor naman niyan, si Boss RC, yung advisor niyan, isang salita lang, alog ang utak. Hindi yan matutulog. Yung ingay mo. Kasi naalog yung utak. Mapahamak na naman ako. Di ba po, Sarce, sa ating apat, ako lang mabait, di ba? Hindi kita yung naalog ang utak mo. Sa ating apat, ikaw yung pinaka matigas ang ulo. Pinaka? Matigas ang ulo. Matigas. Saan ako tumigas ang ulo sa'yo? Kamping nga ako sa'yo eh. Ayusin mo yung salita mo dyan, nanonood kaya ayon. Mamaya away na naman to. Please pinaka lang. Pinaka natin ka dito sa dalawa natin kasama eh. Ako pa ngayon ang inaano mo. Please mamaya lang. Maawa ka naman sa akin. Mabunganga pa oh, naman. Magkalma. Baby, magkalma ka. Sabi ni Tita Peng, RC, ilan pag-ibig na yan? Ha? Huh? Aboy. Grabe. Inubuha ko doon ah. Alam mo. Tuloy ako. Naubuha ko doon. Alam mo, Tita Peng, si Boss RC, meron siyang basher, meron siyang taga-edit, meron siyang taga-alog ng utak niya, meron... Diyos ko po, ginawa. Sabi ni Man Survivor, Sir RC, dakilang manginibig ka rin. De... Boss RC, dakilang manginibig ka rin. Ito po, lang kaya si Boss RC nito. Si Sir RC, balik na yata sinasabi mo. Diba, ikaw ang may ulo. Joke. Sabi din mo. Nakuha niya. Nakuha ni Rodil. Tita King, nakasubaybayan na ako sa iyo, RC. Matagal na. Kaya nagbibilang ako ng pag-ibig mo. Aragoy, nakailan na yan, Tita King. Oo, Tita Peng, totoo po yan. Ginamit pa ako maglangga-langga daw sa kanya. Ay, Diyos ko po. Ito masarap. Ako naman dahil mabait po talaga ako sa kanya. Sige, sabi niya, sakyan mo lang po. Sabi niya, sige, sinakyan ko rin po talaga yung gusto niya. Nang sinakyan ko, Tita Peng, hindi niya rin pala kaya. Gagi. Pahama, takot din pala siya. Hindi niya matagpuan ang totoong pag-ibig niya. Ate Shirley, may galap siya po sa puso. Andiyan si Tita Shirley. Si Ate Shirley po kinikilig yan sa tawa. Idol na idol yun si Boss RC. Sino ba? Shirley Garcia? Si Shirley Garcia yung sinasabi hello, ko ma'am. Nasa Madrid. Hello, ma'am. Hello po. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Good morning. Good morning na. Morning na pala. Mabait yan. Diba? Sabi ni Miss Yen, Tita Ping, nakailan na po si Sir RC? Ano? Magbilang ka na dito, Jen? Grabe, bilangan na to ah. Hindi naman. Ano? Sorry, wala naman. Wala naman talaga. Ayoko magsabi kay ate, baka mamaya, ano, ito eh, iiyak sa GC to eh. Wala. Ima? Ito ay mamaya din mahirap nito pagkatapos atin mag-live mabigyan tayo suspension dalawa ng president natin kinawawa natin dito si Boss RC. Bahala kayo diyan. Bukas. Hindi yun makuha na to. Ha? Hindi ate Yoli. Hindi magbabago.
pabasipres ng ano ng warning sa atin kasi pag siya pang nandito ay nako mas grabe pa. Ang abuti ng binata natin. Sabi ni ano ni Rodel, sabi ni Rodel, Sir RC, nasa 50s na ako, mapagdaan ko lahat, napagdaanan ko lahat 'yan. Nasa 50s na daw si Sir Rodel, kaya napagdaanan niyo na lahat 'yan. Totoo naman. Totoo naman 'yan. Wala namang problema yan. Ako naniniwala naman ako kay Rodel. Pero talagang wala. Talagang wala akong ano, dito sa top medal. Wala. Maniwala kayo dyan, Mr. Rodel. Huwag po kayo maniwala, aligagayan pag hindi na siya nakausap eh. Meron isa, pero hindi ko pa sure. Hindi ko pa sure. Not sure. Kasi ayoko muna magseryoso. Ayoko muna. Mahirap. Daya mo, nagpupulutan ka na dyan, di ka namimigay? Wala na. Binigay ko na, binalik ko na sa kusina. Sana all. May mga pag-ibig. Hindi. Corazon Atienza. Sabi ni Corazon Atienza, Kuya RC, ano bang pinapapak mo? Ako, nagpapak ako. Drumstick late ako na. Ito oh. Ayan, cheesecake po yan, yung pinapapak niya, nagpupulutan siya. Grabe yan si, ano, si Busarse, pag hindi yan, kagad-agad yan kanyang editor, ang bilis ng editor niya mag-edit, eh, ng kanyang mga upload. Sana all may editor. So guys, Diyos ko po, utragis na to na lad, magto 3 hours na tayo. Bahala ka lang, bahala ka mapuyat. Basta uy, alam ko. Uy, wala ko bukas. Basta ilang alam. Natin? Basta alam ko na no. Basta alam natin ko na no. Basta alam ko na no. Sabi ni Miss Yen, Jua, Busapsi, sabi ni Miss Yen, Jua, hanap ko Ate Yoli. La, si Miss Yen naghahanap ng jowa. Uy, si Miss Yen ba? Si Miss Yen ba? Di ba may jowa na yan? Si ano sabi ni Rodel M. Mag-iwag na sa province ka ng Pinas. Ano yung Pilipin? Wala po ako sa Pilipinas. Totoo yan, Miss Yen? Di ba may Pilipin? Ay, available din si Miss Yen, Boss RC? Nako po, di ako naniniwala. Yan ang boyfriend mo, si Rodel. Ako lagot ka dyan, buha. Yan, no, magkasunod sila. May F-friend yan, F-friend. Buang yung F-friend, sabi niya. Buang yung si friend, sabi ni Miss Yen. O, talagang seryoso si, ano, si Miss Yen, naghahanap busar si. Kalma. Mamaya, lagot ka na. What the fuck? Ano na naman yun siya, mamaya? Pili ko mag-con sa inyo kayo. May respeto ko ninyo. Papasakroy siya po ako. May respeto ko ninyo. Tanan. Part din po ng Europe. Iba po yung sa Milan. Kagaya po dyan. Nandiyan po si Shirley Garcia, nasa Madrid po yan si Ate Shirley. Yung Croatia po, part po ng ano, ng Ate Shirley, Europe. Ang kasunod po ng Croatia is Bosnia. Ano pa bang isa nito? Ma'am niya. So, wala tuloy ako nung sabihin ko sa'yo. Basta malapit lang po ako sa Italy din. Malapit din po kami. Eh, sabi mo, Bosnia. Pag-train lang. Sabi ni Miss Yen, di niya ako kaya at yun. Eh, sus, hindi mo pala kaya si Miss Yen? We, di nga. Ay, Milan, Italy, ah. Ay, grabe. May Miss Yen, si Miss Yen talagang nag-ano din sa'yo?
May Miss Kidna, may Miss Haipa, Mrs. Haipa, ano pa? Mahay ka good niyan. May labanos. May labanos pa, ano pa? Kulang na lang yata mustasa nito. Nay, bububuro ka na. Ay, sabi ni Rudel M, Milan, Italy po ako. Ah, Milan, Italy. Okay. Uy guys, ano, biroan lang to guys. Hindi tayo makapag... Siguro pag bakasyon ko, pwede ko mag-ikot-ikot na mag-ano, mag-mamasyal. Nakadami na yan si Sir Arce Supremo. Agoy. Hindi ah? Agoy, binabooking ni Miss Yen, nakadami na daw si Arce Supremo. Dapat yung 48 hours bago kumuha ng mga clips, video, para mas lalaki ang views na maglangga. Hmm. Kaso ang binig... Kasi pag video na maglangga, talagang hahanapin ng mga Rochelle fans. Kaya huwag magmadali sa pagkuha ng clip. Sana po, no? Royce Vlog, sana po yun po talaga. 24 hours na lang po nga, Royce Vlog, hindi niya nila masunod yun pa kaya ang 48 hours. Manok kasi yung sinusunod. Kasi yung sinusunod natin, Sir Rodelo, Sir Arce, out na ako dyan. Out na ako sa ganyan kasi 57 na ako. Malapit na ako maging senior. Yeah, di ba? Pero ano yan? As long as... ako, senior na rin ako. 75 na po ako. Oy, Sir Rodel, walang senior-senior yan. Kano, kay Boss Arce. Sagutin ko lang kay si... sagutin ko lang si Rolls Black. Sabi niyang dapat worth nga 48 hours. Pero ang sinusunod po kasi natin is yung Kalinga Pearls po. Yung Kalinga Pearls po ang sinusunod natin, may dinagdag lang po kami mga rules sa rules ng Kalinga para sa Rochelle community po. Yan po. Yolanda Castillo, shoutout! Rodel, sabi ni Rodel M, last year pumunta na mag-ina ko dyan na masyal. Opo, maganda po dito, ano, Sir Rodel, sa mga beaches. Super ganda po ng mga beach dito. Sabi ni Miss Yen, Sir Rodel, bakit po single ka po ba? Ayun, naghahanap, Sir Rodel, si Miss Yen. Sabi Miss Yen, ni... mo ba? Ay, kay Arce? Ate Yole. Ha? Sabi ni Lynn Villoria, Ate Yole, pati na rin si Arce Marzano, meron na siya si Aksa FB. Si Marzano daw po. Bala na dyan si Press sa kanya, no? Comment ako dyan sa kanya, Len Benoria. At yuli pati na rin si Sir Marzano, mayroon na siya react sa FB. Yun na nga ang problema eh. Ayan, Boss Arce, nakita nyo to ha? Ayan, screenshot ko to. Yung sabi ni Len Benoria, nasa na yun? Yun ang sinabi ko eh, na dapat alam kontrolin to eh. Kasi dapat makita talaga sa road ang unang disiplina. Yan. Ayan yun po, Ma'am Lynn. Kausapin po natin bukas si ano, si... Ang sexy pala ni, ano? Ang sexy pala ni Miss Yin. Nakasakay sa bangka. Ito oh, nakita ko. Tanong natin po yan, iparating po natin kay Marzano yung ano niyo po, Miss Lynn. Ah, Miss Lynn Binoya. 10 p.m. na dito sa Bahrain. Toto po. 7 minutes, 8 minutes lang po ang ano natin. Gap natin, 7 minutes ma'am ko rin sa tensa. Oo. Sabi ni Emma, oh, hero, may personal interest ang mga pasaway, sabi niya. Toto po yan. Meron po talaga. Uy, meron bagong report dito sa ano, GCO. GC ng reactor. O, ng ano? Meron ba? Ng rod? Sa rod, so meron, o. May papasukin ito. Baka gising na si ano, si Press. Si ano, si may, ano? Name, ano? Nemia? Nemia Rosello. Alam mo ba alam mo ba Miss Yen? Sabi ni Miss Yen, Ate Maladela Santo. Talaga? Ano na?
Sabi ni Miss Yen, Sir Arsim, sum po talaga. Oh, siyempre, sum natin yan. Totoo. Mamaya mo pag ikaw, huwag ka magsumbong-sumbong sa GC mamaya, ah. Sinom ko talaga. Ano? Nakasakay siya sa bangka. Oh. Ate, malamit ba- ko siya, no? Shout out po. Huwag kang magsakay sa bangka. Huwag kang magsakay sa bangka. Inubo ka lagi. Malabas ako siya. Ito. Malamang i... Ma- ano ako sa tawa dito? Luha. Luha lagi ka. Paano kasi pasaway ka dyan eh? Sabi ni Yolanda Castillo. Sabi ni Yolanda Castillo, tama po kayo, Ate Yoli. Kanina, pag-gising ko, nakita ko upload ni One TV Nago. Nagulat nga ako, hindi pa nga naka-upload si Dodong. About po dyan, private na po ni Kuya One TV po. At tumawag na po siya kay Rowell at humingi po siya ng sorry. Kaya, huwag na lang po nating iba si Juan T. Opo, totoo po yun. At saka, nag-usap din kami ni, ano, ni Juan TV. Humingi din po siya ng sorry. Kaya, pagbigyan na po natin, huwag po natin. Mag-love na lang po tayo. Sabi ni Michelle, ayaw po niyang masakit sa ulo ang mga lalaki at Yoli. Sabi niya. Narinig mo yan, Boss Arce. Ayaw na daw mag-jowa ni Miss Yen. Masakit ang ulo sa mga lalaki. Masakit ang ulo. Masakit. Ano na? Masakit ang ulo. Sabi ni Naya Bakulanag. Ano sabi? Masakit ang ulo ng mga lalaki? Ulitin mo nga. Parang mali. Ayaw ko ayaw na mag-jowa. Bukintay ka, ayaw ko na mag-jowa. Masakit sa ulo ang mga lalaki. Hindi. Lagyan mo. Kulang ka eh. Yan o. Ayaw ko na mag-jowa at masakit sa ulo mga lalaki at Yoli. Ano? Ayan o, basahin mo. Sandali, sandali. May binabasa ko muna. Kaya balikan ko yan yung sabi mo. Sabi ni Ate Malo, ang mga ibang basher na kilala ko na. Si Ella Bantasan at Rose Hanna. Yun ang mga basher daw, ibang, may dalawang basher na nakilala si Ate Malo. Sabi ni Miss Jane, ayoko na mag-jowa. At masakit sa ulo mga lalaki at Loli. Kasi kagaya nito ni ano ni Boss Arce, ewan ko lang kung dito sasakit ang ulo ni Labanos. Tanong ko, Corazon Atienza, ano ang ipapataw ninyo sa punishment kay One TV at pag-upload ng mga video na? Eh, wala pong pagpataw po sa kay One TV po. Ito po paglilinaw po, no? Wala pong ipapataw kay One TV. Una po, nang minessage po siya, ng ano, no, ng pag-upload kanina umaga, minessage po siya, pinribate niya po kaagad ang kanyang upload. At saka, si One TV po ay nag-contact po kaagad kay Ruel, no, kay Dudong Ruel, at humingi po siya ng sorry. So, ito nga po ang sinasabi namin, Corazon Atienza, na magpagbigyan po natin. Hindi po ibig sabihin, nagkamali po ng isang beses, ay patawan po natin kaagad. Gaya po ng sinasabi namin kanina, ang lahat po dito na dapat natin gagawin sa road ay may mga proseso po. Hindi po sa isang pagkamali, ay patawan po natin kaagad. Yun po. Kasi mga tao din po yan. Miss Yin, kabuhang Sir Arce. Dagdag ko lang ate. Kasi hanggang maaari, kinakausap muna namin sila ng private. Private po kami nakikipag-usap. Totoo yan. Sige lang, ikaw muna nga. Kuha kong tubig ko, inom muna ako. Nagnunuyo na talaga lalamunan ko. Private po namin kinakausap. Tapos, pag nakausap po namin, nakasundo, at tinulit po niya ulit, doon po magkakaroon ng action po ang road. Hindi po kami basta-basta. At Sir Arce, ikaw muna. Kayo'y kumalma. Naam. Kuya, kanto, kabuang ka talaga, Sir Arce. Oo, kabuang ko na mo. Nabuang ko na mo ba?
Daan to sa Kuya RC, bakit ka nagtatago sa dilim? Hindi po. Kasi dito is wala, patay na yung ilaw. May natutulog na. So, alam niyo na, umaga na. Matagal na po yung buzzer na Rochelle. Ano? Rochelle, isa yan sa, ano? Sa nagpapauwi sa Dabao kay Dodong. Ooh! One survivor, ha? Lasing na si Sir RC Supremo. Hindi ako lasing. Sino yung saan magpapauwi kay, ano, kay sa Dabao? Ewan ko dito kay Miss Jean. Grabe to si Miss Jean. Maritis din. Matagal na po ba si Sir Rochelle yan na nagpapauwi ng sa Dabao? Ah, yung sinasabi ko siguro ni Miss Jean, yung sinasabi kanina ni ano, ni Ate Malo na nakilala niya na yung mga basher. Ito po, parang naano ko na yan, Ate Malo, na nabigyan ko yan, na-reactionan ko na rin yan si ano, yung sinabi mo kaninang una, aside dun kay Rose. Ay, ay, ay. One survivor, sabi ni, ano na rin na? Malo? Si Ma'am Malo de Los Santos, may club shoutout po, sabi ni One Survivor. Corazon Achenso, Kuya RC, ba't ka nagtatago sa dilim? May kausap po yan, ano, Ma'am Corazon Achenso, may kausap po yan. Rodel, ako din, Ma'am Malo, nababasa ko mga comment nila mismo, kay? Aha. Mayroon na kaya lang, alam na ninyo kung sino. Totoo po, ate, alam po namin yan. At saka, yung si ano, yung sinabi mong una, ano ba yung sinabi? Yung si Ila Bantasan. Kung naalala po, Ate Malo, mayroon po akong Ate Malo na ano, na reaction niya noon kay Ila. Pinakita ko pa nga yung mukha niya sa thumbnail. Yan po talaga matigas ang mukha niyan. Ni Ila Batasan na yan. Walang batasan. Person at chensa, tanong ko lang, kabayan Ate Yoli, ano ang ipapataw ninyo sa kanya, ginawa niya? Wala pong ipapataw po, Mama Chensa. Sorry po. Kasi sa amin po, ay humingi po naman siya ng sorry. At saka, pagkasabi po sa kanya, ay binaba po, pin-private niya po kaagad. At saka, kung naging okay po kay Ruel ang kanina pag-uusap, dahil humingi nga po siya ng sorry kay Ruel, wala po tayong karapatan para po patawan siya, no? Kasi humingi po siya ng sorry kay Ruel. Tumawag po siya. So, bigyan po natin ng chance. Hindi niya naman po yun siguro uulitin, na. Then, Flores, mayroon pa ba? Mayroon pa iba, sabi ni Ate Malo. Opo, Ate Malo, alam niyo, dami po mga basher niyan. Mahahawak na po ngayon ni ano ni Wow Life. Pagdating po sa mga basher na mga patitigas sa Rochelle, hawak po ni Wow Life na pati mga mukha nila, hawak po ni Wow Life niyan. Dito din sa mga basher, huwag po sana sila magkamali dahil sa kanilang pagbabas, hindi po maari na hindi po makikita namin yung kanilang pagmumukha. Kahit na wala kang, kahit ano pa, wala kang picture, pero sa isa kanyang name, makikita pa rin naman sila kung sino sila. Miss Ye, nakikita po namin yung mga comment section, magkakailan sila mga minopost na, sabi ni Miss Ye. So, yan nga, mga minopost na daw, sabi ni Miss Ye. So, guys, nakatatlong oras na tayo talaga. Gusto ko na patulogin talaga sa Boss RC. Nakita po namin yung mga comment. So, thank you so much po. Lini Flores, mag-a-a-a-a-a-a po. Miss Ye, thank you, Ms. Yen. Ma'am Malu, Lynn Flores, Corazon Achenza, Rodel. Thank you, sir. And of course, kay One Survivor, thank you. Sa inyong lahat, Yolanda Castillo, yan. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Sir Royce Blanc, thank you po. Thank you po sa inyo lahat na nandito po, na natira po po nating 89, no? Maraming salamat po. Pero gustuhin man natin pagpatuloy. Ay, syempre po, Tita Ping, thank you po. Siyempre po gusto din po natin na makapagpahinga po, kawawa po si Boss RC kasi nasa Pinas siya. No? Umaga na. Baka po tayo ay baka sabihin po kasi ng kanyang miss na sobra naman itong dalawa niya kasama, pinupuyat ang aking RC Supremo.
Okay, bye-bye po, sabi ni Rodel M. Yeah, thank you so much po sa inyo. Ganyan ka namin karangga, RC. Tandaan mo yan. Alam, grabe. Grabe si, ano, grabe si Corazon Achen. Sa Siwang TV, isa po siya sa mga gusto pa uwiin ni si Dudong sa malalag sa interview ni Kuya Brooks. Ayan yun na po. Eh, di sabihin, pag ganyan po, eh, di sagutin nyo siya, mauna ka muna umuwi doon sa lugar mo. Sabog. Sabi kasi ni Corazon Achen sa Siwang TV, isa po siya sa na gusto pa uwiin si Dudong sa malalag sa interview ni Kuya Brooks. Isa lang po yun, bakit niya pipawin si Dudong? E di, sagot dyan, umuwi muna siya. Unang-una, si Dudong is pamangkin ni Kuya Van, no? At bakit niya pawin si Dudong? Si Dudong ngayon ay may bahay dyan, dalawang lupa ni Dudong sa, tatlong lupa ni Dudong dyan sa dahi. So, ano pong rason para pawin niyo dyan? Pawin niyo ng Davao? Yun lang po yan. Huwag po kayong magpa-stress, Ma'am Corazon Achen. Huwag po kayong magpa-stress kay Juan. Yun na lang panoorin. So, maraming salamat po sa... Ay, mauna na ako sa inyo. Babay na po sa inyo. Morning po. Babay po. Babay. Thank you, Miss Jean. Thank you po, Lolo. Lynn, thank you. And of course, Ati Yoli Vlogs, thank you so much po sa inyong lahat. Rodel, thank you. Yan. Thank you so much. Good night. Ah, good night. Morning na pala. Uy, matulog ka na ha. Huwag ka na magpuyat ha. Yes po. Bye-bye. Thank you po, Sasi. Thank you, Lynn. Lynn, magpaalam ka na, Lynn, dahil mag-ano na tayo, Lynn, naka-3 hours na tayo. Sabi ni Yolanda Castillo, shoutout sa lahat. Lynn, wala na si Lynn, may ano na yan, may nagtatrabaho na yan pag ganyan. Pag ito, guys, ganito po kami mga road, pag, kahit nasa live, pag ganyan, wala kayong nakikita mga, ano, mga pictures na mukha nila, ay talagang nagtatrabaho na yan. Ito pala nandito si Ate Malu. Ate Malu, alam mo po ba yung ano fake account na sa kay Rochelle? Is mahigit 50 po ang mga fake account sa kay Rochelle Morales Vlog. So guys, maraming salamat po sa inyo, Sir Rodel, Miss Yen, Yolanda Castillo, Ate Malu De Los Santos, ayan, one survivor, Corazon Achen, maraming salamat po. Maraming salamat po sa suportan niyo po na binibigay sa road. Hayaan niyo po, kami po ay ginagawa lamang po namin ang kaya namin maitulong sa maglangga, no? Maraming salamat po at siyempre po sana ay lahat po kayo ay patuloy po, hindi lamang po, no, ang higit po bigyan natin ng suporta si Rowel po. Lalo na po yung mga charity vlog ni Rowel po, no, suportahan po natin dahil siyempre si Rowel po ay saan po kumukuha ng kanyang mga hindi naman po lahat kasi ng pabahay ni Ruel is puro lamang po sponsor ang may gastos. Siyempre po, si Ruel po ay may share po doon sa mga kanyang pabahay. So, supportahan po natin si Ruel sa kanyang mga charity works. Ganon rin po si Kuya Val Santos Matubang Ate Edens Vlog and Kalinga Prab and of course si Rochelle Morales Vlog. Kahit wala po, madalang po yung charity nilangga, supportahan po natin silangga dahil intindihin po natin silangga. Rochelle ay hindi po makapag-charity ng kagaya ng ginagawa ni Ruel dahil po siya ay isang estudyante. So thank you so much and God bless everyone, guys. Mag-ingat po kayo. At tayo po mga OFW, mag-ingat po tayong lalo na po. May mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Thank you, guys. Thank you po. Sorry po sa 83 na naiwan dyan. Thank you so much and God bless everyone. Bye!